Welcome to DK Fat Session. Pinoy Hip Hop ang tanghalikin. And kumusta na kayo lahat dyan? It's about time. Linggo na naman, no? Sobrang bilis, no? Sobrang bilis ng panahon, mga kapatid. At episode 9 na tayo. Episode 9, no? Biruin mo, nakaka 9 weeks na tayo, ibig sabihin. So, 9 weeks ng lockdown. dahil na-extend, no? Pero hindi ko alam kung good news to, no? Bukas, ang sabi ay ano ba yung GCQ ba? GCQ? O GCQ? Ano ba yung sabihin nun? Hindi ko, nalilito na ako, eh. GCQ. Pwede na lumabas. GCQ na. So, ito na. Ito na siguro. Handa na ba tayo? Dahil sigurado, ang dami na naman tao sa labas bukas. Pero ito, konting paalala lang, no? Mag-ingat po tayo. And huwag po natin kalimutan na wala pa rin pong solusyon dito sa virus na kumakalat, no? So mahirap po magkasakit, ingat po tayo. At hangga't maaari po sana eh huwag nating kalimutan na magmask, no? Paglalabas at lagi nating ipatupad yung social distancing. Huwag muna kayong magdidikit at magkukumpul-kumpul, no? And kumusta na po kayo lahat na sa mga nanonood ngayon? Please pakipasa na to. Pasensya na kayo ngayon, medyo lobat ako ng konti dahil every kahit Sunday kanina, no, nag-hustle ako kanina. Galing ako ng delivery kanina. So yun, shoutouts kay Madam May, no? Thank you so much, no? So sa mga nag-PM sa akin, marami kasi nag-inquire, no, nungkol dun sa mga sa mass na pinapasa ko, no? Legit naman to lahat, no? So we have a proper documents also, and sumusunod tayo sa mga ano, sa mga legal na batas, no? So yun, if you wanna do business, dahil alam ko medyo mahirap ngayon, no? So PM nyo ako and pakapera tayo magnegosyo. But anyway, today is a special day dahil unang-una excited ako dahil ngayon sigurado na makakasama natin, of course, si Six Threat, no? So isa yan sa ano, sa interview kasi last week di tayo natuloy dahil nga yun, medyo may konting problema dahil na nga sa signal niya or sa internet niya. Dahil mamaya itanong natin sa kanya, no, kung ano yung nangyari. And of course si Omar Baliw, eh, no, Kalmado Sunday. Ayan, no, isa to sa pinaka no, isa pinaka paborito ko talaga na no, na gear or the damit na sinusuot, High Minds. Sa sobrang classic nito. And ako sobrang fan talaga ako ng ano, ng High Minds and sobrang lagi ko nirarak to. So yung nag-show ako may beer doon. Yung nag-show ako nung DFT reunion na yung lagi nirarak ko. So excited na ako makausap si paring Omar. And of course, no, ito kung paring mo hindi ko to, si paring Benson, of course si Kapitan Abadon. Ayan na, no. So mamaya may interview natin siya. Ano na ba yung nangyayari sa kanya ngayon? Kumusta na ba yung mga kaganapan at ano ba yung mga bago sa bahay Katay, no? So yan, ito ay lang yung mga abangan natin today. It's gonna be a fun Sunday to all of you. Sana tutok lang kayo at tambay kayo dito. Ulitin ko sa lahat ng mga nanonood ngayon, pakipasa sa lahat ng mga homies natin diyan. Huwag muna tayo lumabas, no? Kahit pwede na lumabas siguro, sumunod pa rin tayo kung ano yung makakabuti para sa ating lahat. But anyway, gusto ko munang batiin or to make a shoutouts sa lahat ng mga sharer natin last week, no, sa episode 8. So ito sila JM De La Cruz. Maraming salamat kapatid, no, sa dahil palagi ka nakatutok dito sa pag-share. BJ Dano, Nathaniel Panlilio. And thank you rin kay Kyle, no, sa pag-guest last week. Thank you so much kapatid. Romarico Saparible. Crazy mix yan. Lagi na, no, tingin ko sa ano, mix. Balbasarato ko na ngayon. Sana, no, kamukha mo na si Aguila, pare. Si Balsoto. Ha? Kamukha hawig na hawig mo na, pare. Kevin Flores and Kevin Villarreal. Muhammad Bansil. Of course, Moro Beats, no? Represent. Hendrix Canidosa. Michael Josera. Si Cheva Mariachi. Kirk Batang Pasig. Jeyo, pare, flip one sa last week na nakalimutan ko ba tingin ka. Of course, yung shoutout sa buong SBA crew, Tuklasan Page, ito sila, ano, sila Recom, no? And gusto ko rin patingin muna ng happy birthday si Angelica Santiago, yan, ang from the Glomar family, ano? Ito ang unika iha nila Tito Butch at nila Tita Maribel. Birthday niya ngayon ni Jelay. Happy birthday sa'yo.
And sayang, hindi ako nakadaan dyan. Pero see you soon, no? See you soon. Type San Juan, thank you so much for sharing our show. Si Pabi, nandito. Nandito siya ngayon, nangungulit. Nakatatambay dito, makipag-inuman. Dito, ano dito, ang pot session dito, inuman session. Okay, shoutouts kay Kuya JD, kay Sir JD, no? Thank you so much. And Dole, Black Market family. Masaya ako ngayon dahil may kasama kami ngayon, hindi na si Rec D. Kasi kabilang ni Rec D, madalas magkasama, no? Nandito si Pabi ngayon. And shoutouts, of course, to Carlo Alonas Tobasteras. Ito yung mga homie natin sa Japan. Reggie Soriano, of course, yung OG ng Illegal Crew. Boom! MC Angel Montana, Luisito de Guzman, of course, Ninong, Nathan J, kamusta na, P-Mac Rivera, Kairos Caballero, Kenneth Medrano, Melvin Pangilinan, sa lahat pa, no? So, eto na, magsimula na tayo ngayon. Hindi natin patatagalin to. So, sa lahat na nanonood ngayon, please do comments, no? Kung meron kayong mga gustong itanong or questions. At kung meron din tayong special topic na gustong pag-usapan, no? For today. So, ulitin ko, no? Special guest natin for today, for Sixth Threat. Mamaya, mapapanood natin, may interview natin siya. Kasama rin natin, of course, si Kapitan Abadon. And, syempre, kasama natin si Omar B. High Minds, Kalmado, Sunday. Iba yan, no? Chill-chill lang tayo ngayon. Wala mo ng presyo kasi medyo pagod uncle nyo, no? Medyo mag-hustle tayo ng buong, ano, buong week, no? So, bago natawagan yung first guest natin, mag-vibe muna tayo ngayon. Konting vibe muna para maramdaman natin ng konti at medyo umangat din ng konti yung enerhiya ko, no? So, kailangan ko yung supporta nyo, no? Para lumakas ako ng konti. So, pakipasa na, pakipasa na. And let's do this, let's do this. Yeah. Turn my music up. Wika, baby. Welcome to DK Pat Session, Pinoy Hip Hop at Tangkiligin. Ako po si Decoy, W-A-K-I-N, Joaquin Bordado. I want you to vibe with me. Yeah. Pakinggan mo kung gano'ng kalakas ang ginagamit kong salita. Babaon at siya kong tatago sa sino mo magtangkang bumangga. Makita rin yung tanggapin at mahalin ang sariling salita. Makita rin yung tanggapin at ikaw ka na ganito. Tagalog to, ito ang bala ng sandata ko. Mga letrang tatagos niya sa sentido mo. Minanak ko sa mga ninuno ko. Kaya wasakin at durugin ang anino mo. Malalim to, kung gusto mo sisirin mo. Malalim pa to sa karagat ang Pasipiko. Bumabaon ang angagat para matalas na pangil, pumipilas ng balat. Ito katumbas ng mga salitang pinigkas. Parang kometa nga hampas ang mga talibandas. Ako magbubukas ng mga sarado niyong diwa. Gamit ang sarili kong makamandag na wika, na wika. Taas ang kamao. Gano'ng kalakas ang ginagamit kong salita. Yeah. Babaon at siya kong tatago sa sino mo magkakang bumangga. Yeah. Bakit natin yung tanggap salita. Pakinggan mo. Bakit ba ayaw tanggapin hindi ka na ganitong bigat? Ngayon magtipon-tipon na ang lahat ng kambon. Dudurugin ko kayo gamit ang beats niya Art Strong. Mga hipokrito hanggang ngayon nag-iilusyon. Kaya ayaw akong patugtugin sa inyong istasyon. Bakit ba ayaw sa Tagalog ang puso ko parang nabubog? Pilipino ka kahit ilang beses masunog. Kahit pa mabalot ang pila at ginto. At kahit pa sa lumalang mamadpan sa mundo. Dapat nating mahalin na wika sa atin nagpalaya. Wika din nagpasakop sa kahit kaninong banyaga. Wika nagmulat sa isang revolusyon. Kaya namumuhay ng malaya ang bagong henerasyon ngayon. Pakinggan mo kung gano'ng kalakas ang ginagamit kong salita. Babaon at siya kong tatago sa sino mo magtangkang bumangga. Wika, baby. Bakit ba din yung tanggapin at mahalin ng sarili. Welcome to DK Pass Session, Pinoy Hip Hop at Tangkiligin. Listen, wika't nagmulat sa isang revolusyon. Kaya namumuhay ng malaya ang bagong henerasyon. Wika't nagmulat sa isang revolusyon. Kaya namumuhay ng malaya ang bagong henerasyon. Taas ang kamao. Ika'y
Ito na ang hudyat at ang senyales ko ay kidlat. Pakinggan na ang mga letra bago ko maging alamat, bago ko mag-iwan ng marka sa kasaysayan ng musika. Mabuti pang humanda ka na sa mga nakaabang na pusakal na gusto kang ibuwal. Kailangan magmistulang immortal para sa lagi lahat ng tira at atake at ang papagsakir ang kalaban sa suntok na rin Elorte Discarte. Dinamik ko mula edad 14 at alas ng dilas si Digoy ay naging rebelde. Tuminde na sa kahirapan ako'y magkapos, natutong gumamit ang bakal na kamao tulad ni Marcos. Ni Marcos, taas ang kamao. Kalakasan, di na gamit yung salita. Pakinggan mo, babao na tsak mong tatago sa sino mo magtangkang bumangga. Yeah, yeah, yeah. Sa kita din natanggapin at mahalin ang sarili salita. Pakinggan mo, bakit ba ayaw tanggapin na pinikat ka na ganitong mita. Wika nagmula sa isang revolusyon, kaya namumuhay ng malaya ang bagong henerasyon. Wika nagmulat sa isang revolusyon, kaya namumuhay ng malaya ang bagong henerasyon. Ngayon, welcome to DK Pass Session. And now I'm feeling this vibe right now. Medyo umaangat na tayo ng konti. So sa lahat ang nanonood ngayon, pakipasa. Pakipasa lang mga homie, to the left and right. Pinoy hip hop at ang kilikin. Yeah, yeah, yeah. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. And thank you so much for tuning in. So ito na, bago lang tawagin ang ating first special guest for today, bigyan muna natin ng pansin yung mga nandito ngayon. Teka, may mga nag-message sa akin kanina eh, no? Rec D, angkat mo nga ng konti yung volume sa mic lang. Konting lang. Okay, ito, gusto ko lang batiin si Paring Japs. Paring Japs, ito na, teka, may request sa akin si Paring Japs eh. Teka, basahin ko lang. Si Paring Japs ay, of course, from the group BB Clan, no? Sabi niya sa akin na papromote na rin yung may YouTube na homeboy. Jap TV 2020. Yan, parang yung si Japs, no? Para makita niyo naman yung mga galawan ng kumpare ko to. And, also one of the legends from the group BB Clan. And shout out to, of course, kay Denmark. Ayan, Kuya Dems. Pinababati niya sa akin video pala. But anyway, batingin ko na rin si Archie, no? Si Argel, birthday niya. So, happy birthday sa iyo kapatid sa June 3. Ito na yon pare, advance. Pero record mo na to, mapaparol mo to ng replay, pare. Happy birthday kapatid, no? So, more shoutouts. Marami kay Japs Crown, thank you so much. Kay Shane, John, Jel, Lagana, thank you so much. Jenny Hoops, King Shory, Rhapsody. Six Threat, yes, mamaya. Makakasama na natin si Six Threat mamaya. Adzone Alcabaza, Buboy Padilio, Desiree Martinez, kumusta na kayo kapatid? Pare Pasharlo, Fresh Miranda Politan, yan. Ulitin ko. Fresh Miranda Politan, yan. Kumpare ko yan, kumusta na kayo kapatid? And ulitin ko, shoutouts ulit sa Glomar family. And today, special little birthday ng aming prinsesa si Jelay. Jelay, happy birthday sa'yo. And wish you all the best. And na-miss ko na to si Tito Butch and sila Tita. And hoping to see you soon. So ito na, patatawagan natin ang ating first special guest for today. Of course, sobrang excited ako makakawintuan to, itong tao na to. So habang tinatawagan ang ating pinakamalupit na Rec D, abangan natin ng konti. Grabe, no? Labasan na bukas. Excited na ba kayo? Excited na ba kayo magka-second wave? Pero nakita ko si Mayor Isko, no, sa Maynila. Parang binalik niya sa ECQ. Sa Maynila, nakita ko. So, bawal lumabas. Pero pag nag-comply ka, pwede na lumabas. Okay, siya lang. Sabi tinatawagan natin natin for special guest, Mark Jonar Dumontong. Datu Manong. Yan, sorry. Mark Jonar Datu Manong. Christian Permato. Mark Gonzalez Pellegrino. Chong Jeff. Sino ba? Lexus Flores. Yeah, what's up, kapatid? Bogs Duenas. Oragon Corleone, pakigas naman si Loki ng Sico 4 Taas. Ah, si Loki, nagkas ko na si Loki. Oo, nakakasama ko, nagisa na rito sa
Yung classic clothing, kapatid, ha, Joseph, abang-abang lang, kapatid, no? Lagi kasi akong giniginaw ngayon, kaya lagi ako nakaano ngayon. So, eto na, mga kapatid, no, sa lahat na nakatutok ngayon, ang ating first special guest, no, isa ako sa sumusubaybay talaga sa movement at eksena ng ginagalawa na itong tao na to. Isa to sa, para sa akin, isang malaking motivation, no. Oriented ng tao na to. Kasi pagdating sa pagnegosyo, ang galing nito eh. Alam nyo, ako kasi isa rin ako sa fan talaga ng streetwear, no? Sa mga nakakalam dati, ako naglabas ako ng wika clothing before. Kaya alam ko na yung hassle na yan ay hindi yan ganun kadali, no? Umabot din sa punto na kami mismo yung pumupunta sa Juan Luna, no, para bumili ng damit. Kami yung nagpapaprint, no. Nagkaroon lang ng magandang pagkakataon dahil nagkaroon ako ng opportunity to collaborate with Blood the before. Pero yun nga, ako lang nagsasabi sa inyo, hindi siya ganun kadali. Para marating nito yung gitong status, no, ng High Minds Clothing, na talaga naman na pag naglalabas sila talaga ng ano ngayon ng bago nilang design, ay palaging sold out, no. Eh, kanina nga, tinatanong ko nga yung collaboration. Kasi yung last na collaboration na nakita ko sa kanya, yung nakipag-collab siya sa Daily Grind. Grabe din yun, no? So ngayon, meron siyang collaboration with High Minds sa kanya sa Kush naman. Swabe rin yun, no? Nakita ko yung mga design, eh. Swabe yun. So, hindi natin patatagalin, no? Isa to sa hinahangaan nating lahat, no? And grabe tong tao na to, napaka low profile. And yet, one also of the successful artists na kilala ko ngayon nowadays. At kahit na tinamaan na ng pandemic, eh, talagang hindi mo maawat. Palagi pa rin sold out. Palagi pa rin sold out yung mga nilalabas na ng design. So, ito na, live and direct, mga kapatid. Hindi ko na patatagalin. Isang malakas na palakpakan para sa ating kapatid na si Omar B. 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 Po. 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 Hop, para may konting ano tayo yan. Taka. Alisin natin. Saan yun, directly? Saan yun? Kapatid. Hello. Ayan na, okay na. Ayan na. Yo, what's up? Omar kumusta? B, kumusta na kapatid? Kumusta na? Mandala ang kuya. Kuya Koy! Chinito kumusta? Ka ngayon kapatid ha? Chinito ka! Hindi, puyat lang. Medyo ano, dumaan kasi yung alas 4:20. Oo, ayan na. Sarap niyan. Sarap kasi. Lagi ko tinatanong, bakit mo ginawa? Masarap kasi. Kapatid, gusto mo na katong kumustahin, kapatid. Kumusta ka na ngayon? Eh, na, anong ginagawa mo ngayon at ano yung ginagawa mo during this lockdown na season? Yun. Siguro mga 3 buwan na siguro, di ba naman? Ayun, normal pa rin naman sa amin para sa akin dito. Normal pa rin yung ginagawa namin, trabaho pa rin. Oo. Sabay-sabay. 9-2 lang siguro yung shop namin, pero okay pa rin yung online namin, sabay puro design, puro sulat ng kanta, puro music video. Yan. Pero parang puro, ano, no, nakakatawa kapatid, no, parang walang lockdown sa 'yo, no. Parang hindi parang hindi nararamdaman. Parang ganun. Solid kapatid na 'yan. Ako sinabi ko nga sa iyo, bro, isa ako sa fan talaga ng High Minds na grabe. Grabe yung ginagawa mo, kapatid. Laging sold out yan. Kaya nga din na umaabot sa akin, pare. Laging sold out, pare. Pero, bro, gusto ko na i-congrats, ha, pare. Congrats dyan sa clothing line mo na yan dahil sobrang tindi talaga yan ang ginawa mo. And ako, tingin ko, this is only the beginning, no? Lalaki at lalaki pa yan talaga. And soon, hindi lang Pilipinas, no, pati international Tigo market pape-penetrate mo na. Matanong ko nga out of the box, bro, nabibili na rin ba international yan? May mga kumukuha na rin ba sa iyo? Maraming kumukuha pero hindi talaga kami nagbebenta sa labas hangga't maaari. Oo. Pinapananatili lang namin na dito lang sa amin muna. Oo. Pero yung ibang kababayan kasi may discarte rin, basta sila na bahala pero nakakapagbenta pa rin sila doon. Ang galing, pare, no. Pero ako nakikita ko kasi yun pag minsan pumunta ako ng ano ng Hong Kong, minsan pumunta ako ng Singapore, nakikita ko sobrang active, no, lalo sa Japan, no, mga streetwear nila doon. Nakikita ko kasi pare itong High Minds, pare, kaya na mag-penetrate talaga international. Sobrang kaya na. Doon sa quality, doon sa ginagawa mo ng mga design, tsaka yung kumbaga na-establish niya na brand name talaga. Eh kumbaga sobrang solid na, kapatid. Sobrang solid na. Anyway, sige, babalikan natin yung si High Minds, no. Pag-usapan muna natin si Omar, no. Yes. Ako, kapatid, ilang beses na rin tayo nakita, ilang beses na kita nakasama at naka-chill, no. Mm-hmm. Ang talagang gusto ko talaga ay makatambay niya sa spot mo. Nagkataon naman na tinamaan tayo ng nitong pandemic na to, kaya hindi kita mapuntahan diyan.
Pero isa yan sa goal ko talaga na mapuntahan ka dyan at mapasyalan ka. Kwento mo naman kami, Omar, paano ba talaga nagsimula? Kasi parang pinapanood ko, nireview ko yung mga video mo, lalo yung KNB, no? Then nakikita ko yung song mo to with the CLR, nakikita ko yung mga previous videos mo, yung maiksipo yung buhok mo talaga, yung talagang back in the days. Nakita ko eh, paano ka nag-hustle? Paano ka nagsimula? Paano ba nagsimula si Omar? Ayan, dito sa hip-hop scene. Nag-rap ako 2008 eh. 2008 ako nag-start talaga mag-rap. Oh. Pero wala pa yun. Ano lang yun, parang rap contest. Mm-hmm. Parang batang-bata pa yun siguro. Ayun. Ayun, pinapakinggan ko kayo nun, Dikoy. Oh, thank you. That time, di ba? Mm-hmm. Ayun, 2011 yung High Minds eh. Nag-release ako ng mixtape. Oh. High Minds Music yung tawag dun eh. Mm-hmm. Shoutout kay Nathan, kay Dog. Yun yung gumawa ng cover nun. Kaya nag-start rin kami ng High Minds nun, yung kasabay nung mixtape na yun. Oh. Inasal namin yun na ano. Tanda ko yun kasi 11-11 namin nirelease yun. Uh-huh. 11-11-11 yun. Ayun. Okay naman. So doon nagsimula yung sa paggagawa mo ng mga song. Dito sa mixtape na to. Dito nagsimula. Mm-hmm. Tapos kasabi rin ito, yung pag-launch din mismo nung High Minds na clothing. Ganun ba? Ganun ba yes, nagsimula yes. yan? Oo. Kumbaga, ano nga eh. Kumbaga, side merch lang talaga yun sa mixtape eh. Oo. 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 Kumbaga, para pag bumili ka ng album, may kasama siyang merch. Parang ganun. Parang ganun. Oo. Parang ganun. Solid, no? So, kumbaga, sabay rin ng ano, nung rap na yon, nung pagra-rap na yon, yung pag usbong ng clothing, yung kumbaga halos magkasabay sila ba. Oo. Pero napansin ko kasi Omar, no, mostly ng mga songs na pinapakinggan ko talaga, kaya gustong-gusto ko rin pinapakinggan mo. Klaro kang bumigkas. Sobrang most ng mga songs mo talaga, sobrang chill out din talaga yung mga vibe. Pero yung laman niya, nandun yung laman eh. Tsaka mararamdaman mo sa songs mo talaga yung struggles and pain din na pinagdaanan. Pare, medyo malalim din ba at mabigat din ba yung pinagdaanan sa sakripisyo bago mabuo itong kung nasan ka man ngayon at nasan man ngayon si Omar? Ikwento mo nga sa amin kapatid kung ano yung pinagdaanan. Normal lang rin naman talaga. Wala naman talagang ano. Kasi hindi naman para i-aray lahat ng sakit eh. Yung parang nasa isip ko pa. Kumbaga, mas may malala pa. Uh-huh. Kumbaga ang kinaganda na lang ngayon kasi is yun nga dinaanan mo yon. So sobrang dali na lang para magkwento ka sa kanta. Mhm. Mhm. Also mag sobrang dali na lang i-convert yung ano na yon para ngayon sa kanta, di ba? So ayun. Sobrang nostalgic nung ano ng song mo with na no CLR eh. And ako talaga bro, iba rin yung chemistry niyo ni CLR. Sobrang CLR ano, mahusay talaga si CLR. Magaling talaga si CLR. And sobrang balance kayo bro, ang ganda ng chemistry niyo. Once na dinideliver niyo yung ano, yung hook niya, then pagdating sa verse mo talaga, alinaw, sobrang klaro and balaga nakaka-motivate talaga yung mga kinukuwento mo. Ay ako ang galing na ano Omar eh, na perfect mo yung para sa akin, na perfect mo yung art of storytelling eh. So pag nagkukwento ka, talagang parang alam mo yun yung kwento ng buhay at the same time may motivation, nakakatuwa. Pero Omar B, Omar Baliw to. Bakit Omar Baliw? Bakit Baliw? Ano ba yung kwento niyan? Ayun nga eh. Yung kasi yung nagsimula ng mga rap contest eh may syempre medyo makulit mag-perform, kumbaga. Kumbaga baliw nga, kumbaga nagwawala-wala mga ganun. Sa stage. Oo, kumbaga wild. Mm-hmm. So, tsaka matrip rin kasi ako talaga yung ano, kumbaga makulit ba? Makulit. Yun, yun talaga yung gusto mo talaga. So, very lively. Tsaka yun nga yung sinabi ko, kumbaga, bakit hindi rin Omar Baliw? Kumbaga parang tinagalog lang yan ng parang, ano, crazy bone lang, di ba? Tagalog lang yan eh. Tapos pag ang rinig lang ng tao, parang, Omar Baliw, di ba? So, Pero ang galing, parang, no? Ang galing. Ano, hindi naman big deal yung pangalan na ganun, parang, ano lang. So, parang sino, kulitan, ano talaga, ano, sino yung mga biggest influence mo talaga dati? Bago ka nag-start na yun, yung nagsimula ka sa mga rap contest, sino nagtulak sa'yo? Bakit nagustuhan mo na pasukin yung eksena na yan? At humawak ng mikropono talaga at maging part ng kultura ng hip-hop talaga. Ito yung ano talaga eh, drummer kasi ako, nag-start talaga ako drummer. Uh-huh. Oo.
So, may mga tropa akong nagra-rap yata at that time nun. Yun. Nagda-drum ka? Ibig sabihin may banda ka before? May banda ka din? Oo, drummer talaga ako. Nagda-drums talaga ako. Drummer talaga ako sa banda. Oo. So, pag ano, kasi pag pinakinggan mo, pag nakikinig ako ng music, hindi talaga ako yung hip-hop talaga na hip-hop talaga yung hip-hop na talaga yung hip-hop eh. Yun lang yung pinapakinggan. Yun lang yung pinapakinggan. Hip-hop ako, na ano ako sa hip-hop, dahil nag-explore ako ng tunog. Mas gusto kong gumawa ng sarili kong music. Mm-hmm. Pag nagdo-drums ako, nasa ano lang ako eh, backbone ako eh. Mm-hmm. Pag nag-rap ako, mas masasabi ko yung mga dapat kong sabihin. Yes. Kaya yung pagka hip-hop ko rin yung o pagka sa rap ko, hindi mm-hmm. rin yung pagka hindi yung pagka hindi sa gangsta side na ano. Yung sa akin, mas knowledge yung mas gusto ko. Solid. Oo, yung ganun. Ako talaga naging fan din ako ng ganyang klase ng ano no ng music no, kasi ako talaga way back I used to listen talaga more on the East Coast side, no? Kasi dati kasi dalawa, East Coast, West Coast. Pag West Coast kayo, more on gangsta side talaga yan, eh. Eh, doon kami talaga more on the, kung ano yung nangyayari talaga sa environment mo, ano yung nangyayari talaga, more on motivational side, no? Doon ako lumaki sa ganung hip-hop din. Kaya nagigets ko yung point mo. Pero pare, sobrang ano lang, nakaka-motivate lang, no? Dahil, bro, mo, during pandemic, ilang video ang nailabas mo ngayong, ano, ngayong pandemic season? Ilang kanta at ilang video? Kada month, sinubukan ko mag-record ng isang album sa isang buwan. Mm-hmm. Sabay, kada Friday, naglalabas ako ng music video. So, bale, apat na music video, sabay, isang album sa isang buwan. Uh-huh. Yun. Shoutout pala kay 8000. Lahat ng beat ko, ginagawa ni 8000. Siya rin nagpapaganda lahat ng ano. 8000, namimiss ko na yan si 8000. Nakasama ko rin sa Wika yan si 8000. Solid yan. Sobrang humble at down to earth ng tao na yan. Uh-huh. Sobrang bait ng tao na yan. Kwento ko pala nung ano, yung ano, alam ko yung nagpasa yata ako nun, yung Wika audition eh. Nagpasa ka ng Wika audition? Oo, sabay parang naka-schedule yata ako dun sa Makati Park, parang hindi yata ako napunta. Oo. Sayang, oo, sa Makati Park, oo. That time. Oo. Pero solid yun, kaya yung concert na nanood rin ako nun. Solid, ay sa Music oo. Museum, sa Art of Voice. Oo, solid yung time na yun, oo. Grabe, no? Eh, sa long... Atang bata, hindi naman batang bata. Ilan taong ka na ba ngayon, Oman? Parang ano ka pa rin naman, bata 30. Ka pa nang... 30 ka na ngayon, kapatid. 30 oo. Na. Solid, no? Pero yung biro mo, at that age... sobrang lakas na ng negosyo mo. Ako, sobrang grabe yun, ha. Eh, sa ano yun, sobrang bihira lang talaga yung nakakagawa na nagawa mo, pare. Para sa akin, ano na yan, immortal ka na dyan sa game na yan. Pagdating sa ano na yan. So, oo, ang galing. Tapos, pag nagko-collab ka talaga, para sa akin, anticipated eh. Tulad nung ginawa mo na itong, ano, yung last na ginawa nyo ng Kush talaga na collaboration. Solid yun, kapatid. Ano, meron pa ba na mabibili nun? O talagang sold out totally? Ano nangyari doon sa ano na yun? Yung release date kasi na yun, kasi sold out yun sa lahat ng shop. Hindi naman sold out. May mga design kasi na mabenta talaga na sold out, na kung hindi mo pipilan, wala ka talagang abutan. Pati. sa online namin sa Lazada yun. Kagaya nung collab namin sa Daily Grind, sobrang ano, grabe no. Sa ano. Shoutouts kila Kuya Mon, no? Kila Kuya Mon, grabe tagal. Oo. Sobrang tagal ko na kaibigan niya. Alam mo, Daily Grind nung unang shirt nila siguro nasuot ko. Yung Serizal pa lang nila na ano na na shirt eh, na ito pa yung kainitan pa lang ng sisimula pa lang yung B-side. No. Sagiho. Ngayon ang mga ano mo bro, bukod doon sa mga bagong single mo, may bago ka bang album na lalabas this month? Oo, may palabas ulit na bago dito ngayong June. Tinatapos na lang namin, pina-final na lang namin yung mga tracks. Aha. Uh-huh. Yan, sana kuya ko ay minsan makasalong ka naman sa amin. Parang gusto ko nga yan, sabi ko nga sa iyo honestly, ayoko muna ikwento rito, pero may concept na ako na nabuo talaga para sa atin. And may hook na rin ako na isip. Alam ko na na-formulate ko na rin sa isip ko kung paano natin gagawin yung areglo. And sobrang reggae hip hop to na ibang feel, kasi ako talaga sobrang fan din talaga ako ng reggae talaga. That's why kami ni Archstrong talaga, and dami namin nagagawa ng ganyang track. And ako nami-miss ko na rin gumawa ng ganyang klaseng vibe. And alam mo, sa sobrang lalim nga ng pag-iisip ko, from the title,
from the music video to the execution of the music at pati dun sa clothing o damit na emerge na ilalabas natin. Para na-imagine ko na yan lahat, naisip ko na yan lahat. Ready na lahat. Oo, so ang kailangan lang natin gawin kapatid, magkita tayo diyan, tatambay lang tayo diyan, you know, chill lang tayo ng konti, you know. Eh maikukuwento ko na sa iyo kung paano natin magagawa. Pero sana mahabol natin 'to, pare, dahil gusto ko na talaga gawin 'tong track na 'to with you. Gusto ko na gawin 'yung track na 'to with you. Do it. So, oh, gagawin natin 'yan. Kapatid, so may tanong ako sa iyo. Ano pa yung mga dream collaborations mo, pare? Kasi sobrang sipag mo. Sino pa yung mga gustong artist na gusto mo makasama o makakolab na gusto mo talaga dinolook forward mo? Decoy, Looney, Black Nine, mga ganun. Pero kahit naman sino, kahit naman wala, okay lang rin basta sobrang kalmado lang. Pero kung kasi para sa akin kasi kung magtatagpo talaga magtatagpo eh. Mas, kung mangyayari maganda, mangyayari no. Kung mangyayari oo, mangyayari. Mas maganda talaga. Kasi yung kung bagay ano mas maganda yung saktong bungguan kaysa hinog sa pilit, di ba? Totoo. Di ba? Pero kasi minsan talaga pag hindi mo pinilit, doon talaga lumalabas yung creativity eh. Na alam mo yun na. Parang pag pinifeel mo lang siya at binabay mo lang at wala sa plano. Minsan kahit dalawang taon mo na niluluto, pag nilabas mo parang bagong hain pa rin eh. Totoo. Diba? Kumbaga classic na talaga siya, no? Ganun talaga. So, from nagsimula ka, ano year ka nag-start ulit? 2011, right? 2008 ako nag-rap, sabay 2011 na on nag-release ng mixtape ko na una. Oo. So, nakakailang mixtape ka na bago ka gumawa ng album talaga? Siguro nakarelease ako ng 4 na mixtape na yata bago ito. Sobrang sipag po rin. Sipag. Parang isa ka rin sa nakikita kong artist talaga pag nagpe-perform ka, may banda ka talaga. So talaga yung nagsimula ka with the band ka na talaga. Magkasama ka ng banda talaga. Oo. Nagbabanda talaga kami. Hanggang ngayon rin pala, ganun pa rin. Mm-hmm. Mas maganda, mas masarap lang rin kasi ngayon kasi mas nakakagalaw na ngayon. Hindi kagaya dati na hirap pa. Kaya maswerte lang rin talaga ngayon na saktong oras na makapag-music na may ano na may oras ka talaga makapag-music. Oo. Nakakagawa talaga. Solid kapatid. Sana matapos na tong ano na to, matapos na tong pandemic na to para makatambay na ako niya sa high minds highball mo, pare. Alam mo, minsan may mga nakikita ko mga vlogs mo, yung mga video mo, nagulat din ako na sobrang laki na talaga ng production mo diyan. Ilan na employee mo ngayon o yung gumagawa sa iyo sa ano sa production mo sa clothing mo? Sa ngayon meron kami mga 60 or 65 na tao. Wow. Lahat nagtatrabaho para sa High Minds. Solid 'yon, grabe 'yon. Sobrang dami noon, eh. Ang dami noon. Salamat, bro. Hindi ko na rin alam talaga na hindi ko na rin namalayan na ngayon ko na nga lang rin ulit na bilang na ganoon na pala kasi ano 'yun, nag-release kami ng ID, 'di ba? Pero kung sa ako lang na ano hindi ko pa maiisip na okay na ganoon na kalaki kami, parang ganun. Ang galing. Malaki yun, bro. Para makapagtayo ka, magkaroon ka ng ganun kadaming tao na talaga na working for you. Pare, massive na yun. Malaki yun. Eh ako nakikita ko, bro, hindi na maaawat yan eh. Mas lalaki pa na lalaki yan. At lalaki na lalaki yan. Kasi pare, hindi naman sa pag-ano, no? Nakita mo naman, no? Yung branding nyo, solid. Yung design, yung quality. Sino, ikaw talaga, sobrang ano ka ba rito talaga, kapatid? Sobrang hands-on ka talaga sa mga design. Sa design. Mm-hmm. Marami rin kasing gumagawa mga designer pero lahat dumadaan kasi sa akin or ako rin yung nagpapagawa. Pero minsan nakikita ko rin yung mga post mo, no? Nakakapi ko din talaga yung mga copycat, no? Nakikita ko rin kasi ang iba. Yun yung ikinasasama ko kasi ng loob kasi palagi na ano. Kami may set ako ng mga designers na nagtatrabaho talaga ng buong araw talaga, buong linggo para para sa isang design. Oo. Then men, sabay gaganon niyo lang kami, men. Hindi pwede yung ganun, men. Pinaghirapan namin. Totoo 'yun kasi ang pag-create ng isang design hindi biro 'yan. Talagang pinagtutuunan ng pansin 'yan ng passion, ng oras para mabuo mo. Tapos kokopyahin mo lang. Nakakapikon 'yun. Kaya sa mga nanonood niyo, yes. Yung parang ang pag-atake ko kasi sa t-shirt, parehas lang rin sarap, di ba? Okay bang gagayahin mo isang tema ng kanta mo? Gulo talaga yung pagsarap yun, di ba? Totoo. Sa hip-hop yun, di ba? Same as, ano, sa design. So, paano ka bumuo ng isang obra, Omar? Gusto ko makita. Paano ka magsimula sa isang kanta? Depende sa collection. Halimbawa, ngayon, summer, sobrang dali lang isipin niya. Ganyan. Summer, relax. So,
haluan mo ng branding ng High Minds. Hmm. Ah, ganun lang ginagawa talaga namin. Ang galing, no? Kasi minsan paglaro lang talaga namin. Ako talaga minsan ano, sobrang trip ko rin dati talaga 'yan. Pag gumawa ka ng kanta talaga, iniisip mo na talaga ng branding, no? For merch. Mm-hmm. Sobrang kasi yung tingin ko one of the effective way din also to promote your item o yung shirt mo. Lalo na pag sinuot mo sa music video 'yan, tapos na, game over na. Pero tingin ko sa High Minds ngayon, pare, kahit anong ilabas nyo, pare, bibilin eh. Ayun, kahit anong ilabas nyo na design talaga, eh, solid, pare. Ako, wala akong nakitang design ng ano ng High Minds na mahina, pare. Lahat pang immortal. Ako, bro, modesty aside, pare, ano, sobrang fan ako ng brand mo, pare. Sobrang fan ako salamat, ng brand mo. Salamat, salamat. Isang ano, malaking karangalan na yung pinapakinggan namin dati, yung ano, talagang sumusuporta sa amin ngayon. Solid kapatid. Ano naman kapatid ang masasabi mo sa eksena ngayon? Kasi biruin mo, layo na rin ang tinakbo mo sa kultura na to. Ano yun ang obserbahan mo at nakikita mo sa nangyayari sa eksena natin? Pakulit sila eh. Nanonood lang ako eh. Natutuwa ako. Kasi ganun lang ginagawa ko eh. Kung di ako nag-iisip ng design, nag-iisip ako ng kanta, nag-iisip kami ng beat. Mm-hmm. So pag nagpapahinga ako, nag-Facebook ako, nakikinig ako ng mga bago talaga, nakikinig ako ng mga bago. Kumbaga, pang ano lang rin yan, kumbaga, pang ano rin, natutuwa rin ako sa mga ginagawa nila. Ewan ko sa kanila. Sa trip lang ako. Iba rin yung trip nila ngayon, no? Pero nakakatuwa rin naman. So, sana mag-focus sa more on the artist crew. Oh, no? Artist title. Sabay, pagkatapos ko pakinggan yun, pagkatapos ko magpahinga, babalik na ulit ako sa ginagawa ko. Doon ko na umuhugot din ng ano mo, no? Kumbaga, ng konting motivation din, no? Sa ginagawa mo ngayon. Magagaling. Katawa sila ngayon. Kumbaga, pag may ganyan na lumalabas, nasiset nila yung, ano, yung kalidad ng mga paggawa ng kanta. Pag may naglabas ng wak na kanta, kitang-kita mo kasi, ano. Kumbaga, nakikita mo na agad. Maganda ngayon talaga, sobrang daming malulupit talaga ngayon. Kaya challenge din talaga sa mga artist talaga. To also step up din. And sinasabi ko rin to, hindi lang din sa mga new artists, especially din dun sa mga old school artists din na kahilera namin. Na para sa akin, challenge din to. Ang lulupit ng mga bata ngayon, kailangan galingan nyo rin. Kapatid, anong pwede ba natin ikwento kung ano yung mga aabangan natin niya sa ano, sa High Minds? Marami pa tayong pasabog na inaabangan diyan, kapatid. Kapatid. Okay na? Teka lang, wala. Ayan. Okay na? Hello? Okay na, Utol? Okay na? Nakikita mo na? Hello? Kapatid, okay na? Nakikita mo? Yo? Teka lang, inaayos na ni Rekdi, ha? Rekdi! Ayusin mo yan, Rekdi. Ayusin mo yan, Rekdi. Okay na, kapatid? Okay na? Narinig mo ako, Utol? Narinig mo ako? Walang tunog. Walang sounds, walang volume? Teka. Ayusin natin. O, abang inaayos natin, ha? Mag-ano lang muna tayo ng konti. Rekdi, click mo lang muna ng konti. Figure out lang natin kung ano nangyari. Okay na, kapatid? Okay na? Ayos na? Meron bro, meron. Narinig mo ba? Narinig mo? Sige, i-dial mo na lang uli. So habang inaayos natin yung linya ni Omar, gusto ko na natin batiin si Jason Salvador Tierra. Kumusta na kapatid? Kairos Caballero. Ito, suway natin ito si Desiree. Maraming salamat Desiree Martinez sa pag-share ng show natin every week. And kumusta rin kay Japs Odarp. Mark Jonard Datumanong, nabati ko na ito kanina. Sila Jensen, pare, ano na? Yung mga sila natin dyan. Kita tayo soon. Chris Balatbat, kamusta na kapatid? Jake Sullivan Cruz, Rayan Estrada, Gabriela Saniel, Peter Dane, sino pa?
Shoutouts galing kay Fresh MJ Pulintan from Berg Bargas Tondo. Lahat ng mga humilans Tondo mamaya, si Kapitan Abon, mga kasama natin si Kapitan Abon mamaya rito. Marami tayong pag-uusapan din kung ano na yung mga nangyayari talaga. Shoutouts sa mga homie Daniel Brown and I know you're listening right now, so hope you're doing good, my man. Skip in touch, homie. And shoutouts to Kuya Nick Hernandez, kapatid. Kumusta na? And sana okay lang kayo dyan. Paring Elvis, kumusta na? Yan, Omar. Yan na, okay na? Kapatid? Hello, what's up? Yan, okay na. Medyo nawala lang yung ano natin kanina. Pasensya ka na. Okay. Yun na ano natin na ano lang kanina. So yun na, pinag-usapan natin kanina yung nakakatawa yung eksena ngayon, no. Medyo aggressive yung mga bata ngayon. Ako rin talaga pag may mga nakikita ako na mga bagong track talaga, ako pinapakinggan ko talaga. Fan ako ng hip-hop talaga ngayon, lalo ngayon. Ang daming magagaling ngayon, sobra, no? Ang daming daming malulupit ngayon. Masarap rin talaga, parang ano, kumbaga panggising lang rin pa. Kumbaga masarap lang rin magpagpag. Totoo, no? Pag may nakita kang malupit na, ano, parang nagagana kang sumulot agad, eh, no? Parang gusto kong gumawa nito, ha? Gusto kong ano ito. Kapatid, yung question ko kanina, ano yung aabangan namin ngayon kay Omar ngayon, bukod doon sa album? Lalabas na ba yung album mo? Ngayong June na ba yan? Lalabas? Oo, may palabas kami ngayong June 12 na album. Kasama ko ulit si 8mil, lahat ng beat ko ginawa ni 8mil yun. Ilan tracks to? Ilang tracks? Hindi pa namin talaga na final ngayon. Tingin ko dito 9 or 10. Aha, aha. Naka-9 na kami, pero pina-final na lang namin. Sobrang so, bilis mo, okay. Pare. Ganong kabilis mo ginawa yan, 9 tracks na yan? Sa loob lang na isang buwan yan? Oo. Isang album sana, isang buwan yung gagawin namin. So, ano. Grabe, sipag mo, pare. Gusto ko gawin yan, para di ko kaya yan, ha. Grabe. Lunes hanggang Biyernes, talagang ano lang kami, studio lang kami ni 8mil sabay. Ayun. Sa studio niya, doon ka nag-record? Eh, dito na sa amin. May setup ka na dyan sa ano mo mismo, sa high blue. Solid. Pag nagano tayo, utol, ha, pag ginawa natin yung collaboration natin, dyan natin i-record, ha. Gusto ko maka-vibe dyan. Solid dyan. Mismo. I-ano na natin, buuin na natin yan, utol, ha. Buuin na natin yan. O, tara, mismo. Anong aabangan natin sa ano bukod sa album? Ano yung mga future projects naman para sa High Minds? Marami pa tayong aabangan talaga ng mga ano diyan. Yun, maraming palabas na bago, maraming bago kami ngayon kasi talagang yung simula nung nag-pandemic kasi huminto rin talaga kasi kami. Oo. Nagpaing talaga yung mga tao. So, ayun. So, hindi kayo nagbubukas ng shop ngayon? More online lang? Online lang ang selling natin? Oo. Mahirap kasi talaga magbukas ngayon. Parang ang hirap isugal yung totoo, sarili totoo. Para sa t-shirt, eh. So, nagagawa naman ng paraan, awa ng Diyos. So, okay na lang siguro muna yung online for now. So, yun. Marami kaming palabas ngayon na collection. Kasi nung, yun nga yung kinakasama ko rin na loob na December pa lang, January pa lang, nire-ready na yung summer release namin sabay magkaka-pandemic. Lahat, ang dami na namin bala. Sabay, biglang sarado lahat. Grabe, no? Grabe. So, alam mo, yun sa halip na mabuisit, mainis. Ayun, ginawa ko na lang isang album ng isang band para di ko na lang maisip. Sabay, isang album ulit. Kinonvert mo na lang. Doon mo na lang dinivert yung ano. Ayun yung kagandahan minsan din sa rap music talaga, lalo sa rap music, eh, no? May outlet ka. Minsan yung visit mo, pwede mo i-boost. Pwede mo i-boost na lang doon. Sa halip na pwede mong i-post, isulat mo na lang para ano, mas pakinabangan mo pa, di ba? Oo, mas solid doon kasi galing sa puso talaga yan. Pag binugaw mo yan, galing talaga sa puso yan. Nakakatawa. Pare, aabangan namin yan. Lahat ng mga bago mong ilalabas na obra, Omar. Sinabi ko naman sa'yo, isa ako sa talagang sumusuporta at talagang nakasubaybay sa'yo. And lalo-lalo na dyan sa High Minds Clothing mo. And I wish you more success talaga. No? And hindi na ako makapag-antay na makalapag dyan sa highball mo, sa spot mo. Bago kita paawalan, kapatid, baka may gusto ko munang batiin o shoutouts, pare, dito sa pag session. Maraming salamat muna kay Decoy. Maraming salamat, Kuya Koy, isang karangalan na manyayahan ka ako dito. Maraming salamat sa lahat ng nanonood. Tahan niya itong ginagawa ni Kuya Koy. Ayun. High Minds Clothing, ganun pa rin. Omar Baliw po, 2 album, ganun pa rin. Basta,
Nasa social media ko naman lahat, so mas madali, yun na lang. Solid, solid, solid. Lahat. So nandito kami lagi, lagi lang kami nakasubaybay sa iyo kapatid. At talaga naman yung suporta namin sa iyo talaga. Buong buo, 100% pare. Lagi kami nakakabang sa mga obra na nilalabas mo. Sa musika, hindi na sa musika, pati sa clothing line na ginagawa mo. And ngayon pala ako ay nagko-congrats sa iyo kapatid. Dahil ngayon pala alam ko na talaga magiging successful talaga sobra. Kung ano man yung bagay na, tingin ko gift mo yan kapatid eh. Anong ding hawakan mo pare, nagsasuccess eh. Piling ko isa yan sa blessed din sa iyo. At isa rin yan sa talaga sa gift mo kapatid. So ituloy mo lang kapatid. At gusto ko lang sabihin sa iyo bro na stay humble kapatid. Isa yan sa nagustuhan ko sa iyo. Dahil despite na success na talagang tinutungtungan mo ngayon, isa ka sa tao talaga na pinaka-humble na nakilala ko. So ako'y natutuwa sa iyo at gusto ko sabihin sa iyo kapatid na ako'y excited na magawa na natin yung collaboration na yan kapatid. Ako solid John, solid. Reggae type, hip-hop shit. Oh, oh solid yan, solid. Tapos kaantayin natin ang live yan. Wawasakin natin yan, definitely. Wawasakin natin yan. Game. So kapatid, hindi na kita masyadong i-istorbo yun dyan. Gusto ko magpasalamat sa'yo kapatid. Maraming maraming salamat sa'yo. And anything na you need me bro, basta pag ano, PM mo lang ako kapatid, sabihan mo lang ako. At lalapagan kita dyan, sabihan mo lang ako anytime pare. Sige, sige. Game, Kuya Koy. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you so much, Omar B. Hi, Mays Clothing. Huwag niyo kakalimutan. At sa mga gumagaya, yung mga copycat dyan, mag-isip-isip naman kayo ng design. Ha? At pinag-iirapan ng ating kapatid dyan. And ako'y talaga, soon bro, bubulusok na international yan. Ako bare, lahat ng sinasabi ko talaga, minsan nakakatotoo talaga ng solid dyan. Nakikita ko, dyan na papunta yan, kapatid. Dyan na papunta yan. So mag-ingat ka dyan, pare. Stay safe. And chill ka lang muna dyan, kapatid. And thank you so much for your time. Dahil alam kong busy tao ka. Maraming maraming salamat sa'yo, Omar. Ha? Thank you so much. Yeah. Salamat, kuya. Yeah. Peace. So yun na mga kapatid, maraming maraming salamat live and direct, Omar B, Omar Bali of course from High Minds Clothing, thank you so much. And ako sinabi ko na sa inyo, grabe itong tao na to. And sobrang sipag, nakita nyo no, one album a month, mahirap yun. Ako yung Black Katipunero, ginawa ko yata, tatlong taong ko yata ginawa yun kasi ang hirap. Ang hirap ngayon nga, ako honestly, dami kong backlog na collaboration, hindi ko talaga magawa kasi ako nakahustle talaga ako 24/7, Monday to Saturday. And minsan even Sundays pa rin talaga nag-hustle ako. So wala na, nakatali na ako dun eh. Wala na talaga rin akong choice no, dahil nakakommit na ako sa mga tao. But definitely kung ako bibigyan ng pagkakataon talaga to do music, ay rado talaga focus on doing music. Kasi yan talaga yung gusto ko, yan talaga yung mahal ko no. Pero syempre kailangan natin na balansihin na we have a lot of responsibilities also. And yun, tutukan nyo to sa mga, alam ko kilala nyo naman si Omar no. At alam nyo rin yung brand niya ng High Minds. Pero sa mga bago pa lang nanonood ngayon, hukayin nyo, tingnan nyo, silipin nyo kung ano yung ginagawa ng tao na to. Ibang klase to. Ako yung talaga na mamotivate sa tao na to dahil sa mga ginagawa niyang proyekto, ginagawa niya sa brand niya. Ang sinasabi ko naman sa inyo, extraordinary. Grabe. From the concept, kung paano nila ginagawa yung branding, kung paano nila deliver yung quality, solid. So yun, thank you so much no, sa kay Omar and maraming maraming salamat din dahil pinigbigyan kami sa oras mo. So ito, bago nang itawagan yung ating second guest for tonight, babati lang tayo ng konti. Si Peng, Bembem De Leon, kumusta na? Kay Lloyd, Adrian, Kay Simbiliegas. Ito, ano to? Pa-washout na, pa-washout. Ito yung homie natin, of course, sa Baguio City. Ayan, sayang, no? Dumaan, matatapos na yung sa amin. Hindi man lang ako nakapunta dyan dahil dito sa pandemic. But anyway, isa yun sa pinaka-paborito kong highball o spot na na pagbakasyon lang talaga at puntahan, Baguio City. Kumusta na kayo niyang kapatid? Kay Chong, Jeff, and Diape. Kay Olito, Orale, David, Kendrick, Romar, Angeles. Kumusta na? Kay Nation Kit Iron. Nakita ko yung TikTok mo kapatid. Solid yun bro. Maraming salamat ha. Maraming salamat. Of course, Dash Calzado, Papi, kumusta na? Maraming salamat sa'yo. Chronic Hill, Saldo, Westop, kumusta na homie? Ingat kayo dyan. JMQ De La Cruz, kumusta na? Toy Box, Sambilio. Jason Arieta Arbolado, Mike Ship, kailan? Soon, pare. Soon. And kung kaya next week na agad, tatry ko siya i-message mamaya. Kung hindi siya busy at mapagbibigyan tayo ni Mike Sweep, i-schedule na natin yan. Lester Easy Beats, kumusta na pare? Hong Kong soon pare. Magkikita na tayo dyan. So ito, tawagan na natin ang ating next guest, Rec D. At para makausap na natin ng matindi yan, no? Makakwentuhan na natin yung kumpare kong yan.
Sa mga nanonood ngayon, huwag niyo kalimutan to subscribe also sa YouTube account ko dahil yung mga replay na episode natin, piniplay natin doon o ina-upload natin doon. And sa mga bago lang nanonood nitong show natin, makikita niyo itong live na to dito sa page ko na Decoy Joaquin Bordado page. Dito natin ginagawa yung live every Sunday, 6 p.m. Kung inyo rin mararapat, pwede nyo na rin ako i-follow sa Instagram ko, Decoy Official, no? Para magkaroon naman ako ng followers doon. Kunti lang followers sa Instagram, siguro mga 4 lang yata. Kaporta ko sa lang yata. Teka muna, patawagan lang natin si ating si Kapitan. Teka, i-message muna natin, no? I-message muna natin. Teka, eto na. Eto na, pinapatawagan lang natin na sandali. Medyo chill lang tayo. Chill lang kayo dyan. Chill lang kayo, no? Wala, no pressure. No pressure today. Okay. Baka nag-bees pa. Kanina kasi nakahubad pa to eh. Nung tinawagan natin. Teka muna. Salamatan naman natin yung ating mga sharer natin for today. Teka lang ha. Hindi ko ma-view eh. Kay Jason Arrieta Arbolado. Thank you so much. Mark Lester. Oh, 6th threat. Malapit na. Minuto na lang at makakausap na natin si 6th threat din. Sige, Rek D. Ito yung mga ulit na tawagan si, ano, si Kapitanaski. Ayan, oh, kita nyo yan. Kalmado yan, ha? Kalmado Sunday. Relax lang tayo, relax lang. Bugoy na Koy-Koy. Oo, ako gusto ko rin talaga ma-interview si Bugoy, no? Pero yun nga, sinabi ko after nitong pandemic at magkakaroon na tayo ng chance na makapag live session kasi yun naman talaga yung plan. So ito yung aabangan nyo talaga dahil after the pandemic we will set up the studio na talaga para makapagkaroon tayo ng ano, magkaroon na tayo ng mga live live guests, tapos magkakaroon tayo ng mga live sessions para makakita nyo rin na live mag-perform yung mga artists na ginest natin dito. So malamang i-guest natin ulit yung mga ibang artists talaga para they can also do live set, no? Bukod doon sa interview, bukod doon sa kwentuhan, makakapag live set sila. At the same time, gusto ko rin na magkaroon na parang 16 bars na set up, no? So every guest artist natin, papabagsakin natin ng 16 bars nila. So yung abangan nyo lang kasi right now talaga hindi pa natin kaya gawin, hindi pa natin kaya gawin ngayon dahil nga dito sa pandemic. But hopefully soon, no? Magagawa natin yan. So tutok lang kayo. If you have any suggestions, no, o na gusto nyo gawin, i-comment nyo lang. Lahat yan gagawin natin. Lahat yan. Lahat naman yan nakaplano na eh. So minsan talaga medyo nakakalungkot, no, dahil hindi mo mangyayari at hindi mo nagagawa yung gusto mo according to your plan. Pero ganoon lang talaga. Tuloy-tuloy lang tayo, no? At tatiming lang. And hopefully soon matapos na itong pinagdadaan natin yung pandemic at magbumalik na tayo sa normal, hindi sa new norm, sa normal na buhay. So ito na, pinapatawagan natin si Kapitan at para makausap na natin. Maraming salamat sa nanonood ngayon. Of course, yes, mamaya si Sixth Threat after ni Kapitan, makakasama na natin siya. Shoutouts to Darwin Diril Dizon. Si Syke, sige, pwede naman. Alam mo si Direct D, busy rin yung tao na yan. Pero, pag pwede, tanongin natin, no? Kung pwede natin siya ma-interview. So, ito na mga kaibigan, hindi na natin patatagalin to, no? Isa to sa mga paborito kong kumpare, no? From the group 187 Mobsta. Ito, isa to sa masarap na kakwintuhan din. And, isa rin to sa pinaka-humble na artist na kilala ko sa sobrang bigat at bilis mag-rap nito, pero so pagkausap mo nito sobrang soft spoken lang nito, sobrang humble ng tao na to. Grabe yung movement na ginawa rin tong eksena to, lalo na yung sa bahay Katay, no? Isa to sa na talaga naman na napahanay, di ba, na tulad ng Flip Top, patuloy ng sunugan, ang bahay Katay ay talaga nagmarka na rin talaga nandiyan na yan. At iba rin yung diskarte niyan, siyang promotor nito at siyang may gawa niyan. Kaya si Kapitan na, kaya Kapitan na ang tawag diyan, no. So di natin patagalin mga kapatid, no, ladies and gentlemen, no. Ito na. Di natin patagalin. Live and direct dito lang yan sa Pinoy Hip Hop at Kilikin. Decoy Pat Session mga kaibigan. Ladies and gentlemen, para malakas na palakpakan para kay Kapitan
Abaton. Po, po, po. Ayun. Ang ganda ng damit mo eh. Iba yan eh. Panganuan. Malakas ang ano lang. Pantuduhan yan eh. Pare ah. Naka-terno pa sa cup. Tsaka alam ko may slides pa yan eh. No? Oo. Di kita napadalam pala nung ano, birthday mo na... Di ba, alin, birthday ko naman ulit bukas. Ano ka ba? Huwag kang magalala. Araw-araw birthday ko. Eh, ano, kapatid, gusto mo muna kitang kumustahin. Kapatid, kumusta ka na eh? Anong pinagkakaabalahan mo ngayon dyan, yung lockdown? Ayun, ito, tamang ano lang ba sa patayan. Kasi, bago mag-lockdown, marami akong telang nabili. Okay. Bagat tinuloy-tuloy lang. Para rin may ano, baka pang survive, may income din yung mga mananahe. Oo, para matulungan din sila, no? Para matulungan din sila. Tapos yun, sulat lang. Paano mo siya inaano ngayon? Hindi ka rin makakapagbukas ng shop. So more online lang muna, online selling. Ganun ang labanan niya ngayon. Oo, puro ano lang. Minsan, meet up. Yung ano, sinusurprise ko nga yung iba. Kunwari, lalamog. Oo. Ikaw mismo yung nakikipag-meet, Utol? Oo, pero hindi nila alam. Oo, hindi nila alam. Ah, talaga? Ginagawa mo yun? Nagugulat sila. Nagugulat. Oo nga. Oh, surprise. Okay, alam nyo na. Pag bumili kayo ng rare, abangan nyo na dahil di nyo alam. Baka si Kapitan Abado na pala yung makikipag-meet sa inyo. Ibang klase yung pare yung ano mo rin, yung gimmick na ginagawa mo. So ano, sa music naman, kapatid. Kaya dapat bumili sila. Oo, dapat bumili talaga para ma-meet ka nila. Sa music, kapatid. Sa music, sulat lang ng sulat. May binubuo rin akong album, pero iniwasang maglabas. Parang yung iba kasi, di ba, tamang YouTube lang. Binubuo akong album. Bala kong lahat yung di pa siya naririnig ng lahat, kumbaga fresh lahat, 10 kanta sa isang album. Oo. Ganun yung ginagawa ko ngayon. Pero nakakailan ka na? So, iniiwasang magparinig, magpa nakakailan ka na ngayon? Siguro may 5-6 ganun. Oh, solid. 6 ata ano. Grabe tong pandemic season na to, no? Feeling ko lahat yata ng rapper ngayon nakapag-record at nakagawa ng bagong kanta. Sigurado ako maraming maglalabas talaga ng album. Maraming maglalabas. Marami. Ngayon taon, marami. Ako nga tamang mga unang linggo ng pandemic. Mm-hmm. Tamang Fruity Loops din ako, gawa-gawa beat. Bugan dami ko rin na pag-aksaya ng oras. Oo. Gumagawa ka na rin ng music ngayon. Pero dati ka naman nag-produce o ngayon mo lang tinitrip, ngayon lang? Yung mga luma akong kanta, parang mga basic lang. Ako rin gumagawa ng mga beat. Iba? Pero ngayon medyo nilalimang ko ng konti yung knowledge sa paggawa ng beat. Yung nga lang yung oras naman. Naubusan na ako ng oras. Grabe. Ang partner ko si Curse Backstar. Si Michael Negapatan yun. Ngayon yung partner ko ngayon. Solid, kapatid. Hmm. Kapitan Abaton, kwento mo naman kami. Paano ba talaga nagsimula si Abaton? Ano ba talaga yung roots mo? Paano ka nagsimula talaga? At paano ka napasok? Kasi matagal na nakilala, kapatid. Pero sa mga nanonood ngayon, gusto ko ikwento mo sa kanila. Paano ba nagsimula talaga si Abaton? Nagsimula, mga 2000... Ano tamang pakinig lang nun eh. Mga 2000, 2001, nakikinig pa lang ako ng dahil. Kaya pinapakinggan ko yun sa Power 108. Only hip-hop station yung before, no? Mm. Oh, saka yung mga mga cassette na tape pa, mga sound trip nun eh. Tapos tamang dancer lang. Dancer muna. Dancer ka rin ba dati? Nag-dancer ka rin dati? Tapos 2002, 2003 yan, nag-rap na. Mga rap contest din. Sa Nabotas, Valenzuela, yan. Malabon. Pero ang roots mo talaga, kapatid ay Malabon, di ba? Diyan ka talaga sa Malabon. Dito ako lumaki, pinanganak ako na Botas. Sa Nabotas ka pinanganak talaga. So paano ka lang sa Malabon? Anong kwento, kapatid? Paano ka napunta sa grupo ng 187? Sino ang una mo nakilala doon? Paano ka napunta doon? Ayun, yung may kagrupo ako, tas si Judas. Respetado Judas kami, yung grupo namin, yung pang-rap contest. Tas dumating sa point na hindi na kami yung mga rap contest. Pagkasali kami, wala na, hindi na natutuloy. Oo.
parang protesta, protesta na agad. Cancel na mag-record na lang. Oo. Luha kami na ano yung kanta na pakinggan namin, paparin. Ang nasa isip ko pa nga nun, para pagtanda ako, may paparinig ako sa mga apo ko, sa mga anak ko. Sinanap namin yung ano, studio ni Gab. Oo. Dati, dati hindi pa 187 noon, Hustlin pa, Hustlin Records. Oo. Ngayon, nakarating kami sa Tondo. Bayad-bayad muna, una eh, 300 peso pag-record. Dati. Per hour yun, per hour, o per song? Hindi, per song. Per song. Oh, grabe, no, nangyari per song, ganun. Doon ko nagsimula sa ganun. Nag-record ka lang kay Gab. Doon eh, oh. Tapos sila third yun, sila third floor, doon na yun. Doon kami nag-hit, doon kami mga unang nagkita. Lakiyal. Ang kulit din eh, no? Doon naniningin si Boss Gab dati, doon pag nag-record ka. Pagka-record. Pag wala kang 300 pala dati, wala kang kanta, no? Pag wala kang 300, no wala, song. Wala, wala. Ay, ano eh, street dati, nung recording, ganun mo. Ito ba yung studio ni, ano, ni Gab na napuntahan ko? Ito yun, doon ko lang nag-record doon. Sa Pretil, sa Pretil. Oh, grabe, dun. Grabe, no? So, from, ano, from hustling niya, na yung pag-record mo, doon ka na naging part ng 187 Maps na. Doon na, doon na nagsimula. Ayun. Baga, parang sinubukan niya kami nun eh. Sige nga, lapatan niya tong beat na to. Mm-hmm. Parang semi-audition ng dati. Oo, oo. Tapos yung mga sumunod na record na, wala lang bayad. Ano lang. Parang ikinuha niya lang kami, 187 na kami. Ganun. So wala lang 300 pesos, thank you na yung 300 wala pesos. Wala na. Solid no, no? Tapos from the 187 Maps, ha, nag-solo ka na eh. Ganun ba yung nangyari? Or, ano, kasi... Kasi naging busy tayo, kasi nag-aral, trabaho. Mm-hmm. Parang nag-setup lang ng sariling ano, home recording studio rin. Mm-hmm. Pero ano, kumbaga nagkikita-kita pa rin kami noon mga panahon yun. Nagre-record pa rin doon. Pag may sariling, kunwari, di ba, mabilisan. Gusto mo may ilabas ka kagad. Kaya naging parang naging solo. Solid, solid. Pero gusto ko tayo congrats doon sa kanta mo with Glock, kay Nore, ma. Malakas yun. And ako'y proud talaga na nakasama ka doon at nakita kita na winawasak mo yung kanta na yun. Ano ba istorya niyan, pare? Paano ka naging part ng track na yan at paano yung nabuo yan? Paano yung sinimulan? Ano? Ano ba ito? Ano yun na... Saan ba kami nag... Ano? Parang sa message yan eh. Ay, kay Clamsy pala. Oo. Ano kay Clamsy? Parang siya yung naging way... Siguro narinig din ni ano Master Glock yung ano yung mga kantang luma. Oo. Tapos doon siya nag-start eh. Parang ngayon yung start niya eh. May co-collab siya mga bagong artist. Ayun yung una niyang ginawa ata yung Norem. Dapat pa nga yun si imbis na si Shanti, that si Smaglas yun. Dapat. Oo. Kaso eh nasa kontrata pa si Smag nun. Sakto rin kaya si Shanti yung pumalit. Sakto rin paano si Shanti nun eh. Palakas na si Shanti nun. Iba isang karangalan din mapasama sa kantang yun. Solid. Isang bagong matindi, saka isang matagal na matindi na. Makasama mo sa isang kantang sobrang matindi. Isang bagong matindi, isang matagal na matindi, saka isang sobrang matindi. Dapat yun, dati po yun sa atin eh. Grabe. Hindi ko pa kilala si Glock, may usapan na tayo eh. Gagawin na natin yan, Pargo. Gagawin na natin yan. Gagawin din natin yan. And sobrang excited na rin ako magawa yan, kapatid. So anong plano ngayon? Ngayon, kanong month po ilalabas yung bagong album mo, kapatid? Naka-schedule na ba yan? Ang bala ko talaga, hindi ko sinasabi to, kay Cursebox ko lang sinabi, pero ang bala ko sa kanya, isa-sign ko siya eh. Parang may sa-signan na akong ano eh, isang malaking label. Doon ko siya ilalabas eh. Ah, oo. Ayan yung plano ko talaga. Kaya hindi rin ako naglalabas ngayon muna ng ano, solo-solo kanta. So tama ba yung dinig ko? Naglalabas mo lang din yung mga challenge lang. So tama ba yung dinig ko? Magsasign ka sa record label? Tama ba? Oo, magsasign ako eh. Ibang pare ko talaga. Ibang level na talaga ang pare kong malupit eh. Hindi, gusto ko si Tamara Nason yung alam mo yung ano... Magkaroon ka ng award, parang gano'n. Ayun yung plano ko nung una pa eh. Para yun na lang, kumbaga, para yun na lang yung missing piece mo eh, no? Na para nasa bucket list mo. Kumbaga yung unang plano mo, nag-record ka, yung CD mo, maparinig mo sa mga anak mo, sa mga apo mo, parang may katibayan ka. Ngayon, dati gusto ko rin, nakikita ko may mga rapper.
ina-award ng ganito, mga music awards. Parang ngayon yung kulang sa ano ngayon, mga rapper din. Oo. Ang nangyayari kasi ngayon, pagkagawa kanta, lalabas ako, may susuporta ba? Parang gano'n na lang eh. Oo. Tapos bukas, wala na. Kumbaga, dati kasi talaga, eh, yung look forward mo, mapabilang ka ba sa Awit Awards? Dati kasi may Awit Awards, may Kata Awards, no? Oh. Eh, darating din yung time yan, kapatid, pag tuloy-tuloy mo yan, pati yung mga international awards, makahagip mo yan, sigurado. Ganun na mangyayari dyan. Ah, nakakalungkot lang yan, sayang ngayon, walang hip-hop awards, no? Sobrang dami ng, sa sobrang dami ng artists ngayon, tingin ko, dapat may isa man lang na mag-elevate na magkaroon ng ganyan na para talagang ma-justify o mapakita talaga natin at mabigyan talaga ng proper recognition yung mga rapper ngayon. Wala, no? Walang ano, no? Sige, tingnan natin. Mali mo, lumakas itong pat session natin. Baka tayo na rin mag-session award. Oo, baka tayo na rin magpapa. Hopefully soon, no? Hopefully soon. Magpapayaman pa tayo para... Kasi magastos yan, eh. dati, ano eh. Kayo, mga ganun nga eh. Oh, si H, ginagawa niya dati yan, eh. Ay, pala, si H. Nag-i-power siya. Alam ko yung hirap din. Hindi siya ganun kadali buuin, eh. Hindi siya ganun kadali buuin. So, ikaw, after nito, siyempre, Glock 9 na yung nakakulab mo, pare. Sino yung talagang aabangan namin sa'yo na dream collaboration, pare? Sino ba yung mga future collaboration mo dyan, pare? Pwede na ba natin kwento yan? O, sikreto mo, lupit pa yan? Hindi, ang plano ko ngayon, ang collab, ang mga kakulab ko, mga ano, circle ko lang din, mga focus muna rin ako. Kaya yung ginagawa ni Glock kayo, yung ginagawa nyo ngayon, parang tinutulungan yung kami, parang ma-expose din. Bahala ko rin yung mga kasabayan ko. Mm-hmm. Kasi hindi sa ang totoo talaga, ganun nangyari. Ilan lang din kaming nakilala, sila Maykosa, sila Third, sila Real. Kami lang din yung mga nakaswerteng makilala kahit pa paano. Hindi kahit pa paano, ha? Parang hindi yata kahit pa paano. Ang bala ko, isama yung mga kasabayan ko rin nun. Kumbaga, palakasin yung loob nila ulit kasi yung mga pangihinaan. Pero okay, gusto ko yung ganung ano, para ipuso mo na yun. Solid yan, solid yan. Kasi importante yan, minsan talaga, solid talaga minsan to look back din. Eh, na minsan, eh, kasi sabi mo na homie mo since day one. Eh. Siyempre, hindi mo pwede talinguran, hindi mo pwede talaga kalimutan yan. No? Pare, dumako naman tayo dito sa, ano mo, pare, dito sa bahay katay. Ano bang mga plano? At paano mo ba ito nabuo? Paano ba nagkaroon ng bahay katay, kapatid? Ano bang istorya niyan? Istorya nito, 2015. Ang kausap ko talaga dito, si Third. Mm-hmm. Sa si JC Chanes, yung gumagawa ng music video. Oh. Ang plano namin, no, kasi ang sikat na rap battle lang, sinugan, flip top. Mm-hmm. Wala silang beat. Kumbaga nakaisip kami ng idea na bakit di natin lagyan ng magsimula tayo rap battle, tapos may beat. Mm-hmm. Kumbaga yun yung naging idea. Sinuwerte, kahit pa paano nakilala. Mm-hmm. Tapos naging nakairam ako pampuhunan din kay Lux yan. Kaya kami rin yung naging partner. Si Boss Lux. Kumbaga kami yung utak, siya yung pera. Sa kagandahang palad, nagtuloy-tuloy siya hanggang ngayon. Kaya lang, ito talaga yung pandemic, may plano na para sa bahay kata eh. Oo. So, imposible siyang magawa pag hindi lumabas eh. Oo. Pag hindi matao eh, kaya sira ang diskarte talaga eh. Oo. Kasi ako tingin ko talaga medyo matatagalan pa ito kapatid eh. No? Yeah, so, sayang no? Yung mga marami, may event na lang kayo sana mga gagawin dapat for bahay kata eh. May mga nakalayan marami sana. Marami akong planong... talagang pang bahay katay na gusto ko i-survive yung bahay katay buong taon na gano'n next year. Yung plano ko na yun, nasira lahat. Grabe, no? Grabe. Oo. Bad trip eh. Pero yeah, hopefully so matapos na to. Bukas pare, maglalabasan na uli eh. ayun ang mahirap. Ayun ang nakakatawa. Kaya nga, baka magka-second wave. Pero basta mag-ingat ka. Ingat ka kapatid. Eh, kwentuhan mo naman ako dyan sa, sa business mo ngayon na Rare. Bakit Rare? Saan nagsimula yan? Rare? Saan nagsimula ang Rare? Ano lang, parang Rare, kakaiba. Ganun naman yung natin, thinking. Gusto ko maglabas ng gusto ko, kakaiba, gusto ko. Mm-hmm. Bibihira lang. Mm-hmm. Sinerge yung Rare. Oo. Parang Rareware. Oo. Ano ko eh.
Diba, Pubu brand, airwear. Hmm. Parang nasarap ng banggitin na magka-rhyme kasi. Airwear. Tinatawa lang pa nga nila ako, nila, eh, mga 187. May GC kasi kami. Maglalabas ako ng loading, airwear. Tinatawa lang nila, ba't ganyan? Parang ano raw, masyadong airwear. Parang, ano pa, wear, pag kunaring yung taong walang, ano, una restrict lang, hindi mo mababanggit ng maayos yung ano eh. Wow. Parang gano'n. Sinigay-ingay ba nila? Pero yun, naka-ano tayo, naka-ipon pampunan, na-establish kahit pa paano. Ang lakas na yun, pare. Ganda ng branding mo rin kasi. Tsaka yung pulido rin yung pagkakabira mo dyan eh. Pulido rin. Pero ang galing ng ginawa mo, talagang ano na, no, para isang set na, no? May cap, may clothes, may shirt, may slides. Short na lang, wala short. Brief. Boxer pare, ha. Unahan na ata ni Omar eh. Si Omar ata may akin eh. May boxer na high mice, meron na ba? Meron. Na. May mga hoodie rin ba yan, yung rare? Naglabas ka rin ng mga hoodie? Meron din. Wala pa. Kasi ang bala ko pag naglabas ako ng hoodie, ng mga pants, gusto ko sariling gawa na rin. Yung mananay, medyo focus pa sa mga t-shirt lang eh. Pero ang galing, no? So, paano mo binubuo yan? So, pinapagawa mo muna yung tela na nakaprint na siya? Ganun ba? O Hindi, ano? Omar, bibili kami tela. Pareho lang nila, Omar, kami. Bibili kita tela, kakat, piprintan muna. Pwede rin, depende sa tulad nito, kailangan nito nakakat muna bago printan kasi malaki. Oo. Pwede rin pagbuo na sa kapiprintan. Tulad ng ganyan, maliit na print. Oo. Pwede yung buuin muna sa kapiprintan. Ayun, sa tatahiin. Sabay, sa re-release. Mukhang ano, kapatid, mukhang di na rin maaawat ang pagyaman mo, kapatid, ha? Ibang... Wala na. Palaki na ng palaki yan. Sana, kasi medyo lumadami rin sa pamilya. Ito lang din, lalo ngayon, panahon na to. Ang hirap, walang show, walang kahit ano, ito lang din talaga yung discarte. Tapos tamang bayan na sila lang. Minessage niya ito na araw eh, tungkol sa face mask. Lahat ng pwedeng ibenda. Oo, alam mo pare, ngayon, hindi ka pwede mamili ngayon eh, kung ano yung pwede mong i-hassle talaga. At i-discarte, no? Pero ang kagandahan naman yan talaga, yung passion mo sa music at yung ginagawa mo ngayon, nagagawa mo pa din. Kasi alam mo, dumarating kasi sa time talaga na, lalo na yan, syempre, pag nagkakapamilya ka, ang hirap i-balance eh, no? Ang medyo, medyo mahirap balance eh. Pero yun nga, tamang focus lang talaga, tamang planning lang. Magagawa mo naman talaga lahat, mag-execute mo talaga lahat. Pero pare, layo na ng tinakbo mo pare, at ako'y natutuwa talaga ako. Kung ano yung mga ginagawa mo, at talaga aabangan natin yan lahat. Pero bago yan bro, nakikita mo yung eksena ngayon, no? Medyo nakakatawa yung mga sagutan ng mga artist ngayon. Ikaw, ano mo nasabi mo dyan, pare? Nasusubaybayan mo rin ba to? Nasusubaybayan mo din? Nakikita natin, kilala natin sila. Minsan nakikailam tayo, pero parang walang say-say kung makikailam. Mas maganda siguro kung makinig na lang. Parang ano lang din eh, parang rap battle din. Ang kaibahan lang, naghahanda muna. Hindi baliktad, yung baga. Oo. Pag parang ginawa dati ni Jyoti sa ni Jay Skills. Legendaryo, no? Legendaryo, no? Tapos mga ilang araw, sasagot. Ito, sasagot. Hanggang sila na lang din nagsawa, eh. Talaga, ito, ganun lang din mangyayari. Ang agandaan lang, nahasa yung skills nila, napilitan sila, parang nag-set sila. Kailangan 3 days, 2 days, makasagot ito. Parang ganun na ang nangyayari ngayon. Kaya siguro mga bago ngayon, nang tatalim, gagalit. Masarap din talaga eh, no? Kasi na-challenge ka rin talaga eh, no? Yung artistry mo kung paano mo i-execute. Eh talagang mauobliga ka na talaga iangat yung sarili mo to the next level, no? Ay ano mo? Yes. Kailangan ano eh. Alam mo yung kailangan natin sumabay, ganun. Ngayon mag-iisip ka kung paanong paraan, paano ka makakasabay, anong gutom, anong hawang gagawin mo. Ayun, kaya tamang dapat nakikinig lang tayo lagi sa mga bago. Aralin yung mga, iba na ngayon, technical na eh. Masyadong, lalo pag napapanood ko si Kaploni. Sino? Si Kaploni, mga review niya. Talagang teknikala ng ano ngayon, gawa ng mga rap.
Technical na masyado, no? Oo, ibang level na. Sa amin kasi dati, chill-chill lang eh. Oo, oh, inabot ko rin mga ganun pa lang sa amin sa 187. Dulo-dulo lang tugma, okay na, pwede na. Pasok na. Sino nga, para may nagtatanong dito, may message dito, sino daw si Django Balawis? Sino ba yon kapatid? Ayun, yung parang ano namin yun, alter ego, parang ibang name, parang Abaddon, aka Django Balawis. Oo. Sa moto nilabas tong pangalan na to, dun sa chakra, nag-chakra ka? O iba pa yon, iba pa yung chakra? Sa ano dapat to, sa Unknown Critics, sa 187, ayun yung ano ko, parang pangalan ko, di ba si Third, si Gial. Baby Gopal. Si Gab, dating longer. Oo. Parang ngayon, mga ganun sa amin. Sa yung AKA mo sa 187 talaga. Django Balawis. Kulit, no? Tinatanong ng mga sa'yo, fans ganun. Mo. Sa'yo, ganun. Waking bordado. Oo, tinatanong ng mga fans mo, kumusta na raw si Django Balawis? Ayan, mayaman na. Mayaman na yung kaibigan Django natin. Iba na. Next episode. Pare, ano naman, isa ka na sa matagal sa scene talaga at ako talaga nakita ko rin talaga yung paglaki mo at ako isa sa natutuwa talaga. Ano yung mga advice mo sa mga aspiring artists natin ngayon, lalo na yung mga bagong bata kasi dobang daming rapper na ngayon. Ano yung mga advice mo sa kanila kapatid bilang sa isa sa mga nauna at bilang ama at kapitan ng bahay katay, ano yung mga sasabi mo at mga advice mo sa kanila? Ang masasabi ko lang kasi yung iba parang ang gusto nila ano eh eto na kami parang may yung iba lang napansin ko parang may eto na kami ngayon tapos na kayo parang ganin may ganin silang parating parang kasi yung iba nakikita ko rin parang mga hindi sila napansin nang dinabigyan ng pagkakataon kasi ngayon eto sila pumapasok eto na kami parating na kami ang gusto ko lang wag ganoon parang enjoy lang tayo. Iba, may kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Pwede tayong magsalita ng gano'n. Kung pupuntuhin mo, papangalanan mo, kung may galit ka sa ganito, ganyan. Ay nga kasi yung problema rin sa mga bagong rapper. Puro parinig. Sa ating kasi, ewan ko sa rapper, ba't gano'n eh? May gano'ng eksena eh. Sa mga singer naman, wala. Yung mga singer talaga. Ang masasabi ko lang, talaga, maghasa. Hindi naman ako ba't inuobliga, pero mas alam mo yung roots mo, di ba? Alam nila yung roots nila, sino yung mga pundasyon ng ginagalawan nila ngayon, yung kultura. Ayun lang. Hindi pwedeng, hindi naman ako nakainig niyan, iba, parang ganun. Nag-drop lang ako dahil gusto ko. Kailangan alamin yung ano, ugat, bakit kayo nandyan, bakit nyo ginagawa yan. Kasi kayo po tayo talaga minsan alamin mo yung roots, pag-aralan mo rin talaga, and doon mo maiya talaga yung love mo for the art eh, na hindi lang mo lang siya ginawa fly by night, o dahil trip mo lang ginawa mo siya, and parang ka rin nagka-crash course eh, alam mo yon talagang, kumbaga may stepping stone siya, may stages, no? And importante rin yun talaga para ma-sharpen yung skills mo, and mahasa mo rin talaga, and makagawa ka ng magandang content para sa'yo. Pero kapatid, iba ka na talaga kapatid ha. And malamang magpa-grab din ako sa iyo, baka ikaw kasi mag-attend. Abangan ko 'yan kapatid ha. Then Abaddon, maraming salamat sa iyo pare. Gusto kong sabihin sa iyo na isa akong sa talagang proud kung ano yung kinalalagyan mo ngayon. And sana stay humble kapatid. And huwag mo kakalimutan din. Ako, natutuwa ako sa kinuwento mo kanina na nag-look back ka dyan sa mga talagang mga kaibigan mo at nakasama mo na since na nasa spotlight ka na para sila naman yung mabigyan naman ng konting enerhiya na para maipasa mo sa kanila. Maraming salamat sa iyo. Mag-ingat ka. And hope to see you soon, pare. Pero bago ka tapakaw lang, kapatid, baka may mga gusto kong batiin o baka may gusto kong i-shoutouts, pare. Kumustahin mo muna sila. Ayun, binabati ko lang mga tropa natin sa Malabon, Tondo, sa iba-ibang lugar, mga tropa yan. Supportahan nyo lang, bahay katay lagi. Sa Rare, yan. Pambili bigas. Rare, where? O, narinig nyo na kanina, ha? Pag bumili kayo online o nag-purchase kayo kay Abaddon, minsan, siya yung naghahatid. So, huwag kayong magulat, ha? Baka pagbili nyo ng Rare na slides, si Abaddon mismo ang magkatid sa inyo. Basta ibigay nyo lang yung bayad. Baka sampaling kayo ng chinelas nito.
Padala kita ta. Papadala kita. Oo, marami-marami salamat. Aabangan ko 'yang abangan ng kapatid. Na ako yung plano natin pare, santikada na 'yan, ha. Gawin na lang. Gawin na natin 'yan. Gawin na natin 'yan, kapatid, ha. Mag-iingat. Inaan ako, laki na. Oo nga. Ano ba pangalan ng inaan ko, pare? Sean Nicosin. Oh, Nicosin, no. Biruin mo na ako pa ni Nicosin, kaya pogi. Malakas sex appeal niyan, pare. Malakas sex appeal niyan. Nicosin pangalan, eh. Kumusta mo kay Sean, pare, ha? Pag nakita tayo, sama mo, ipasyal mo sa akin. Ganyan na natin. Para makabawi naman ako dyan. Makabawi naman ako sa inaatan ko, kapatid. Ha? Pare, mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Na, pag may kailangan ka, kapatid, PM mo lang ako. Alam mo naman na mahal kita, kapatid. Sabihan mo lang ako pag kailangan mo lang ako. And hope to see you soon, kapatid. Maraming salamat sa'yo. Salamat ba. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka, kapatid. God bless sa'yo, kapatid. And see you soon, pare. Bakit? Peace, pare. Yun ang mga kabigan na live and direct dito sa Pinoy Hip Hop at Takiligin. Of course, ating kapatid na si Abadon, Kapitan Abadon from Bahay Katay. Of course, si Django Balawis. Iba, no? And talaga naman nakita ko yung merch din. Supporta natin yung merch na Rare Wear. Ang hirap i-pronounce, no? Rare Wear. Supporta natin si paring Abadon, no? Grabe, sipag ng tao na to. Biruin mo, minsan siya pa talaga yung nag-atin. So, yun. Huwag kayong magulat, no? Kung siya mismo talaga ang mag-attend. Thank you so much for your time. No? Maraming salamat sa iyo. Kay Omar, maraming salamat din. So, eto na, bago nagtawagan ang ating last special guest live and then direct from Davao City. Gusto ko munang magpasalamat, of course, at batiin shoutouts kay Conrad Mark Makoy. Ito, pinisang ko ito. Kamusta na? Sabi ni Miko, dancer dati yan, pareho kami yan. Nakita ko nga longer pa dati si Abadon, pareho kami kimpi nito eh. Kimpi. Bakit ganoon, no? Pag mga dancer dati, no? Kimpi yung buhok, mas mahaba. Tapos yung tuwid na tuwid yung tuwid na tuwid yung buhok mo. Siguro dahil siguro dati nung dati universal motion siguro. Oh, shoutouts kay RD Cosgafa. Kay Sai, paring Sai, kumusta na? RD kay Ron Listana, Ariel Hinohales, kay Romney Kalingning, kumusta na kayo? Frank Gustavo Lucas, nakaka-motivate din. Ako, actually, ako, alam ko, sum up all you, sa ilan sa inyo yung namamotivate din sa mga galaw na ginagawa ko. Pero ako rin talaga, kaya gusto ko na i-interview yung mga tao na to dahil ako rin mismo talaga namamotivate sa galaw na ginagawa nila. Lalo na ngayon, lalo ngayon na during pandemic, no? Lalo na kung ang ginagawa mo lang talaga is talaga 24/7 artist ka lang, ngayon yun talaga yung grind mo, medyo mahirap. Kasi wala tayong shows ngayon. Nakikita ko talaga hindi yan mangyayari anytime soon. Wala tayong mga live event na mangyayari. So, the only way na para makapag-generate, of course, ng income ang ating mga kaibigan o ating mga kapatid ng artist is through digital platform. Mayroon talaga yung mamamonetize na yung YouTube nila. Kikita sila dyan. Kikita sila dun sa Spotify nila o sa YouTube nila. Kaya ako yung nakikiusap, no? Ako yung nakikiusap sa inyo, lalo na sa mga nanonood ngayon, na sana suportahan po natin, no, yung mga artist na lalo na yung mga ina-idol na pinapakinggan natin. Iwasan po natin yung pagpirata and make sure na suportahan po natin sa pagnood ng mga music video nila o yung mga content nila sa YouTube. Huwag niyo i-click pag may ads, hayaan niyo lang para kahit paano mag-monetize, kitain nila 'yan. Ako, itong ginagawa ko itong pat-session, di ko naman ito kinikita. Ako talaga, I'm just doing this for fun. Pero lagi na yung pinag-uusapan ng team namin, kung makakapag-monetize na kami dito, itutulong talaga namin 100% yung nag-generate namin income dito. Lalo-lalo sa mga tao na apektuhan itong pandemic na ito. But anyway, yun, bago na natin tawagan, more shoutouts kay Shana Patrick James Pingol. Kumusta na kapatid? Giro Khalid James Semila. Kumusta na? Kay Eduardo Tambuan. Sana makabalik daw ang bahay. Yes, makakabalik yan. Hindi naman forever ito nangyayari ngayon. And, hopefully soon matapos na rin ito. Jyoti and Cruzada naman ang sunod. Sige, i-workout natin. Alam nyo naman, itong Pinoy hip-hop ang tangkilikin ay open to sa lahat ng artist. No? Hindi po tayo biased dito. Mapa old school, mapa mid school, kahit sino. Actually, dami ko nang minimessage ng mga artist na para may line-up natin sila. Kaya Denmark naman sana. Ako sinabihan ko na ito, si Kuya Dems. Si Kuya Dems may big busy pa ngayon eh. Binabalik pa niya yung ano niya eh. Yung balik alindog program pa siya ngayon eh. Balik alindog program. Gusto yata magka-abs nito. Ayaw pa magpa-interview eh. No? Si Paolo, tropa, kumusta na yung mga grupo natin or mga tropa natin from Singapore.
Jason Arrieta Arbolado. And ito na, hindi natin patatagalin, no? Tatawagin natin ang ating last special guest of for tonight. Teka. I-check lang natin, no? Kung ready na ang ating kapatid. Siya, patatawagin lang natin. Okay, baka may mga na-miss out pa ako. Sa mga hindi ko na, ano, ha? Hindi ko na bate, ha? Babalikan ko kayo sa comment, eh, na babalikan natin lahat yan. Teka lang, ha? Hold on. Okay, ito. Game na tayo. Okay, game na. Okay, mga kaibigan. So, ito na. Hindi natin matagalan ating special last special guest for tonight. Ako, hindi ko pa to nami-meet personally itong tao na to, pero nasusubaybayan ko yung galawan na ginagawa niya. And as early as now, isa na rin ako sa fan nung musika o kultura ang ginagalawa niya. Pinanood ko yung mga battle niya, yung mga nilalabas niya ng mga track niya, solid talaga. And ako talagang sobrang gusto ko na ma-interview itong tao na to kasi gusto ko rin malaman kung saan nanggagaling yung pinanghugutan niya, paano niyo nagagawa o paano niyo nade-develop yung gantong obra. And grabe, no? At sayang, nung pumunta ako ng Davao last time, hindi ko siya na-meet. Pero ako'y natutuwa dahil iba na yung level talaga ng mga ano, ng mga artist ngayon, no? Talagang sobrang business set na lang yung bar talaga ng sobrang taas. To the point talaga na kung ikaw ay bagong artist ka pa lang ngayon talaga, eh matcha-challenge ka talaga na talagang mag-upgrade, no? At talagang galingan mo. So ito na mga kaibigan, hindi natin patatagalin, live and direct, no? Of course, from Davao City. Gusto kong pakilala sa inyo at excited ako ma-interview to. Isa to sa mga artist talaga na sobrang init ngayon, no? At alam ko naman na marami nag-aabang sa inyo dito. So ito na, di natin patatagalin, ladies and gentlemen, isang malakas na palakpakan para sa isa buhay champion ng Flip Top. Ladies and gentlemen, let's welcome ating kapatid na si Six Threat. Boom! Bo! Kapatid! Yo. Yun na! Medyo madilim ba? Hindi, okay naman, madilim. Okay naman. Oo. Kumusta na kapatid? Okay. Kumusta na? Ayos lang kuya. Bro, maraming salamat ha. Alam ko na last week medyo nahihirapan tayo sa magawa tong interview na to. Pero ako'y natutuwa pare at ako'y napagbigyan mo. Maraming salamat. Oo, talagang nagproblema lang last week eh, kaya di natuloy. May mga nagchat nga sa akin kung ano daw, na nag-aabang daw sila. Kaso di natuloy. Oo. Ano lang talaga, medyo busy. Nandun kami sa buhay nung panahon na yun. Oo. Pero kumusta na ngayon dyan? Ang lagay ba ngayon dyan sa Davao? Kumusta na ngayon dyan? Hindi na ba kayo nakaka-lockdown ngayon sa Davao? Tapos na ba yung... Ayos naman. Naka-GCQ yung Davao ngayon. Oo. Kumusta na? Anong pinakaabalahan mo during lockdown? Nasa bahay lang talaga. Bahay lang. Nagre-record ka rin ba? Gumawa ka ng mga bagong tracks? Ano, mga bagong kanta? Oo. Talagang take advantage na lang since... yung mga yung wala pang lockdown, nasa trabaho ko, kaya di ko matapos-tapos yung mga project. Ang daming pending. Yung mga EP, mga singles, saka kolabo sa ibang artist. Kaya ito, yung lockdown parang ano, pambawi ko na lang din sa mga utang ko na ganun. Paano work? Nag-me-work ka bang ginagawa? Nagkatrabaho ka din? Oo, sa isang call center. Mm-hmm. So, dito, ito talaga ginagawa mo. Ilan taon ka na nag-call center, kapatid? Matagal na rin ba? Apat na taon na eh. Ah, 4 years na. Sa company ko ngayon, pero kung susumahin talaga, nasa 5 or 6 years na ata. Oo. So, matagal-tagal na din. Kumusta? Kasi ako, bro, lagi ako na, last time nakapunta ako dyan, kasi may mga talaga mga old school na kaibigan ako dyan, no, sa Davao. Oo. Sila no, sila high blood yan, mga kaibigan ko yung mga yan. Shoutouts nga pala kay, no, kay Kuya Nash or si yung si Dados Uno ng Legis Dados, sa papa shoutout niya. Pag pupunta ako, lagi ko namimit yung mga yan. And alam mo bro, ang Davao talaga isa yan sa pinaka isa sa lugar na gustong-gusto ko talagang tugtugan dahil iba yung movement diyan eh. Iba yung movement diyan. Yung kami nga, sayang nga nung kasi alam ko yung nag-show kami ng ano ng DFT diyan, kasabay alam ko ng alam ko may Flip Top event din diyan eh nung nag-show kami. Oo. Pero sayang. Nung nakaraan na natandaan ko eh nung nakaraan na nandito kayo. Kaso nasa Tagum ba ako? Parang nasa ibang lugar ako noon eh. Nasa Tagum ka noon. Oo. Tagum mata 'yun o Digos, hindi ko matandaan. Pare, bago tayo magsimula, paano ba talaga nagsimula si Six Threat? Eh nung ang dami nagtatanong niyan, ako rin talaga naiintriga ako. Paano ka napasok sa kultura na to? Ano ba yung naging motivation mo to do this
rap music? Saan ka talaga nag-start, pare? Paano ka nagsimula? Ano ba? Siguro ano, doon ko siya na-realize siguro na I'm into such genre ng music nung elementary days, nung pinapakinggan ko dati. Naabutan ko talaga dati yung kalakasan na ng ano eh. Nasabi ko na sa ibang interview yung ano, yung 187. Na, tsaka yung ano ba, parang after prime nata, ano yun, nung Dunggalo eh. Yung era na yun. Yung era Ghetto Dogs, yung era na yun. Ano, mga mid-2000s nata yun eh. Ghetto Dogs yun, yun yung mga ano. Ano pa ba, Chakra, yun. Yun yung parang naging music ko araw-araw sa school. Hindi pa uso yung memory card dati, kaya yung pwede ko ipasok sa phone ko, parang ano lang eh, parang 6 na kanta, 7 songs, ganun. Kaya minsan pag ano, pag may bago, wala, napipilitan talaga ako na ano, na i-delete na lang yung ibang yung mga luma, tsaka yun, palitan ng mga bagong kanta na nakailigan ko, ganun. Pero yung nagsimula ka ba ng ano, nagsimula ka rin sa eksena na to, malakas na yung movement sa Davao noon, malakas na yung hip-hop scene dyan. Oo. Pero nung kapanahon na yun, ano pa eh, parang malakas siya. So, sobrang lakas ng hip-hop scene sa Davao nung kakasimula ako pa lang. Kaso lang, yung nakita kong hindi masyadong maganda, which is ngayon, hindi ko na nakikita. Yung parang divided yung ano, yung scene. Which is siguro, kayo naman, di ba kuya, parang nadaanan niyo din yun. Totoo, parang may faction, may di ba, parang... Kasi may kampo-kampo oh. May kampo-kampo lagi. Oh, yun nag-debate eh. So ngayon, yun yung parang struggle na nakita ko dati sa ano, sa hip-hop scene sa Davao. Which is, yun, na-overcome naman na ngayon. Parang ngayon kasi, ano, hand-in-hand na yung mga organizers eh. Kaya mas maganda. So yung talaga, ako rin, nagulat din ako kasi yung nag-show kami last time yan, yun sa DFT. First time daw ulit nagsama-sama talaga yung lahat ng gang. na magkakasama. Ngayon kasi dito, shoutout din sa, ano, sa Half Moon Pass eh, parang tatlong gang yan eh, na kolabo ng tatlong gang. Parang organization din siya. Ng Blood, Script, saka ng Tags, parang ano. Kaya yun yung maganda pa, nakikita mo yung ano, na unity na talaga. Oo, United kasi na dati talaga. Kasi talaga hindi mo pwede pagsama-samahin eh. Hindi mo pwede pagkaguhuluin eh. Yun ang maganda ngayon talaga, na i-merge na talaga, na nakapokus lang on the culture lang talaga. Kung ano yung mas open-minded na. Mas open-minded na. Pero kapatid, ikaw ba yun, nahilig ka sa pag-rap talaga? Talagang fan ka na talaga ng battle scene, ng battle rap? Siguro, ano, dati, nung wala pang flip-top, yung battle rap sa amin, may beat eh. Sa eskwelahan lang. Kasi nga, ano, parang dati, nag-hip-hop kami, tapos nasali din ako sa gang dati, kaya yun, parang, natripan din namin yung rap hanggang sa yun, may mga gigs na or may mga kahit tambay lang, sa tambay lang na nagra-rap kami ng freestyle na may beat ganun. Hindi ko alam na battle na pala yung tawag doon, yung parang ano, parang yun nga, parang nag dati kasi hindi naman talaga nagtitiran eh, pag may beat eh, parang ganun lang. Paano lang ng skills. Parang cypher lang, no? Nag-cypher lang. Hanggang sa yun, na napanood ko yung ano, yung mga grind time ng mga battle leagues dati. Hanggang sa lumabas yung flip top, which is yun yung nag-amplify talaga ng battle rap format ng ano, ng rap. Dati ano, parang naka-hook talaga sa akin ano eh. Alam naman na siguro si Looney, sino pa ba si yung mga dating mga lagi ko pinapanood dati sa eskwela ni sina Protege, yun. Kaya mas lalo yun yung mas nag ano talaga sa akin eh. Naghubog na yun nga, na maging pasukin yung battle rap ganun. So bago ka bumata sa flip top kapatid, talagang bumabattle ka na talaga. Bago ka mapunta sa isa ano, mundo ng flip top. Siguro ano, battle rap sa ano, yung mga parang dito lang sa Davao local, tapos yung major ata na liga na napasukan ko bago yung flip top is Sunugan. Yung dumayo si na Mike Swift dito sa Davao. At yun yung parang unang major battle ko na nasa YouTube. Bago ka na highlight sa flip top, bumattle ka muna sa Sunugan. Doon ka muna. Oo. Sino nakalaban mo nung kapatid, yeah, if you don't mind, doon sa Sunugan? Si ano, si Pong Wan. Ewan ko, parang na-meet mo na ata siya dito sa event ko dito sa Davao. Na-meet ko si Pong. How's the experience, kapatid? Kumusta yung experience ng first battle mo talaga doon sa larger crowd talaga na ano? Ano, overwhelming talagang nakakaba kasi hindi first time ko atang lumaban na may camera ganun. Tapos mga hip hop heads pa yung andun doon, 'di ba? Sina High Blood andun doon. Si Sir Mike Swift andun. Kaya parang ano, napaka-overwhelming talaga.
At yun yung mas lalong ano, gumutom sa akin na, na talagang mas ano sa akin pa ano parang magpursige pa sa battle rap format ng rap yun. Solid no. Ako pinanood ko yung ano eh yung laban mo sa Isa Buhay. Talagang sinubaybayan ko yun na pinanood ko yun. And congrats doon kapatid ha. Dahil sobrang ganda rin ang pinakita mo doon. Pero ako gusto kong malaman, paano mo ito pinagandaan kapatid? Itong laban mo na ito dito sa Isa Buhay. Actually ano, kasi unang sali ko sa Isa Buhay 2017 eh. Tsaka hindi masyadong maganda yung ending noon kasi first round na natalo kay Fukuda which is Kanino kapatid? Siyang, sino yung nakalaban? Kay Fukuda. Galing Cagayan. Yun yung unang talo at huling talo ko din sa flip top. Yun talaga parang ano, parang devastated ako sa resulta noon, parang yun nga, daming tanong, daming questions na lumalabas sa akin, parang naisip ko na parang ano pa ba yung kulang, mga ganun. Which is at the same time, yung magandang naidulot naman nun is nagkaroon ako ng ano, parang self-realization, self-check kung ano pa yung mga kulang, kaya yun, parang yun yung mas gumutom palalo sa akin. At yun yung 2017, tapos 2018, parang 2018 di ako sumali ng Isa Buhay pero planado ko na yun na the following year sasali ako sa 2019. Naka-mindset ka kumbaga na. Kumbaga 2018 parang binigay ko na lang yun sa parang sinubo, parang gusto ko lang ano, parang i-test kung ano yung mga bagong natutunan ko, mga ganun. Bago ako sumali sa 2019 na tournament, kaya yun. Ano ang paghahandle ba ginagawa niya? Mahirap ba yan? Yung time ba na dinededicate mo talaga? Parang tulad noon yung sa yung kalaban mo si Apex, yung time ba na dedicate? Kasi ako bro, hindi ko pa na-experience talaga. Ako iniisip ko talaga, ano kaya paano kaya babatay ko, paano ko kaya gagawin? Mahirap ba talaga siya gawin, yung time, yung dedication mo, yung oras mo? Talaga ba talaga ibubuhos mo talaga 100% para magawa mo tong laban na to? Sa akin depende eh, kasi yung tournament kasi ano, parang yung kalaban mo diyan, yung sarili mo na eh. Kasi yung oras andiyan dyan na yun sa'yo. Sa regular events kasi ng flip top, pag regular battles lang ng tournament, usually isang buwan meron kang preparation, pero sa Isa Buhay kasi pagtapos ng laban mo sa let's say sa round 1, alam mo na kaagad kung sino yung mga kalaban mo sa round 2 eh, most probably, kaya parang di mo talaga kalaban yung oras, yung kalaban mo yung sarili mo doon, yung ano, yung dedication, yung apoy. Kasi tendency nung kapag ka sobrang haba yung preparation, parang minsan 'di ba maraming distraction, nawawalan ka na ng apoy, parang yung kasi isipin mo na matagal-tagal pa naman, parang meron pa akong 2 buwan, baka sa susunod na lang siguro, ganun. So, kaya yung parang challenge ko or kalaban ko nung tournament talaga. 4 na sunod na laban yun, sobrang sakit sa ulo. Solid, 4 na sunod, grabe. Ano yung every ano lang yung ano nun, yung pagitan nun, nung 4 na laban na yun? Yung interval? Oo, interval. Depende siya kasi, sa ano ba, pinakamahaba ako at ng preparation yung kay Poison ni eh, parang yung sa semis. Kasi may tatlong buwan ata kasi nung laban ko, ano ba, May, tapos 2 months after, tapos 3 months after, tapos nung finals naman may 2 buwan din kami na Apex, kaya yun. Solid pare. May ano ka ba, may laban ka ba sun ulit? Wala nga pala ngayon ano, dahil di makakapag-ibig ngayon no? Pero may plan ka na to battle ulit sa flip top? Siguro lalaban ako parang ano, parang sa siguro dahil ano, parang kailangan, hindi sa ano ba? Lalaban ako dahil yun, parang utang na loob ko din at saka yun yung gusto ko eh. Parang isa yun sa nagbukas ng pintuan para sa akin, para ano, para mas maabot yung mga nabot ko ngayon, parang ganun. Kaya yun, parang gusto ko lang din suklian yung ano, yung mga tao parang. Nabanggit mo kanina no na kailangan talaga pag umatil ka is kailangan talaga may apoy no, kasi kumbaga hayun yun na magpapainit sa iyo at talagang dito magpapalabas ng pagiging immortal mo, kailangan magliyab ka eh, no. Gusto talaga, ko malaman talaga. Paano mo ba pag-aapoyin si Sixth Threat? Ano ang kailangan mangyari para magliyab at mag-apoy si Sixth Threat? Ano yung naging motivation mo pag ganyan? Siguro yung ano, yung negatibong bagay or critics. Hindi lang naman siguro sa akin, parang para sa lahat siguro ng tao, parang yun yung isa sa pinaka-the best na pang-motivate sa atin eh. Mm-hmm. Yung pambawi. Kapag nakakatanggap ka ng mga kritisismo, na kayo kulang ka pa sa ganito, mga ganyan. Yung patunayan talaga. Yung ano, yung kung ano yung kasi pag once na naabot mo yung goal mo, yung mga plano mo, parang
tendency nun, parang nawawalan ka na ng gana yung ganun. Yun nga, so, para sa akin, I just don't stop learning, kumbaga, ganun, parang nakikita ko yung sarili ko na parang estudyante pa rin, ganun. Estudyante pa rin ng scene, ganun. Continuous learning, parang, no? Para tuloy-tuloy lang, hindi ka hihinto talaga, no? Ayun ang problema kasi talaga sa artist, minsan talaga nawawala yung apoy eh. Kaya yung rumi-relax, nag-iiba yung direction. Pero kung ikaw yung isang artist talaga na nami-maintain mo yung energy mo tsaka yung apoy mo, mahirap yun. Kasi, siyempre, lahat naman tayo may everyday lives na ginagawa. No? Pero, siguro, isa din yun sa ano, sa parang naiita ko sa sarili ko, parang nothing seems to be enough. Dati kasi, nung nakita ko yun, nung nalaman ko may flip-top, parang pangarap ko lang na makapasok sa flip-top eh. Ganun. Mm-hmm. Para sa akin, okay nang makabate lang isa, dalawa, ganun. Hanggang sa nanalo, tapos, yun nga, hanggang sa gusto kong sumali na yung tournament, gusto kong mag-champion, parang ganun. Yun yung mga nagiging apoy sa akin minsan eh. Ano pa yung dapat patunayan? Biruin mo, parang nagsimula lang sa gusto ko lang makapasok sa liga hanggang sa gusto ko nang maging yung mga nauna sa akin. Sa akin parang pumantay lang, ganun, parang ganun. Habang tumatagal mas lumalaki yung ano eh, yung gusto kong maabot eh, parang ganun. Yun yung pinaka-importante talaga dapat, parang you don't settle for or get contented sa kung ano yung meron ka ngayon. Maganda naman, pero yun kasi yung motivation mo minsan eh. Dali. Pag wala ka nang mahanap na goal or na gusto maabot, parang yun na yun eh. Doon na yung tulat eh. Pero ngayon, alam ko na kung ba't ka nag-champion, kapatid eh. Sa maikli pag-uusap pa lang natin, nakita ko na kung ba't ka nag-champion. Iba yung focus mo, pare. Nakita ko yung mindset mo. Talagang naka-laser focus ka sa goal mo, pare. Alam mo yung goal mo eh, kung ano yung gusto mong puntahan talaga at gusto mong marating. Tingin ko, isa yan sa naging edge mo talaga. Talaga. Siguro yung challenge lang is, ako napakadali ko talaga ma-distract sa mga bagay-bagay na sa paligid. Yun lang din siguro yung kalaban ko. Pero, yun nga, para sa akin talaga, hindi, ewan ko sa ngayon, hindi ko pa naman nararamdaman. Lagi at lagi naman akong may goal eh, na gusto maabot. Tsaka hindi ako nagsisettle sa kung ano yung manakuha ko. Kung ba, halimbawa, marating ko yung kung ano yung goal ko ngayon. Alam ko, darating panahon na may bago na naman akong parang gusto maabot, parang ganun. Mm-hmm. Siguro. Solid, pare. Doon sa mga battles na ginawa mo, kapatid, sino rito talaga yung pinaghandaan mo at sino naman dito yung pinaka-favorite talaga na laban na ginawa mo? Pinaka-mahirap sigurong, well, yung pinaka-binuos ko talaga lahat, kay Tats. Mm-hmm. Ewan ko kung kailan, si Tats Maven. Yung kasi nga eh, parang galing sa talo ako nun eh, kaya parang gusto kong patunayan talaga. Iba yung giggle mo nun. Oo, yung giggle talaga, ando dun. Pero pinaka-favorite ko talaga yung laban namin ni Lanceta. Si Lanceta kasi parang, kung lyricist mo lang pag-uusapan, isa na si Lanceta dun eh. Mm-hmm. Diba? Yung parang ando dun na siya sa taas talaga eh. Oo. Kaya yung naglabang kami, sobrang saya. Mm-hmm. Tsaka sobrang fulfilled naming dalawa. Kasi nairaos namin yun nang walang personalan, na walang talk shit, parang purong lyricism lang talaga. Yun yung pinaka-paborito ko so far. Yun yung nakikita ko sa'yo talaga eh, no? Talagang pure skills lang eh. Wala masyadong attach na walang drama, walang ganito, talagang pure hip-hop. Ayun lang yung, ayun yung nagugustong ko sa'yo. Oh. Pag pinapakinggan ko yung mga tracks mo, ayun napansin ko talaga. Talagang nandun yung kultura lang talaga umiikot talaga. Kumbaga, walang masyadong... Talaga. Kapatid, kung pagkakaroon na pagkakataon na tumuntong ko sa flip-top, sino yung gusto mo makalaban? At tingin mo talagang excited ka na ito yung makaharap mo? Totoo lang, wala naman akong masyadong gusto makalaban. Marami akong ayaw makalaban. Seryoso? Pero sa... Bakit ayaw? Bakit ayaw makalaban? Bakit? May mga ilan eh. Siguro dahil sa... parang hindi ko malalabas yung pinakamagaling ko. Parang ganun. Mm-hmm. Tsaka parang hindi rin siya ganun ka-healthy para sa akin. Tsaka sa makakalaban ko. Kasi ano ba naman yun, di ba? Kung sakaling ilalaban ako dito sa MC'ing, parang hindi ko din talagang maibubuhos lahat. Para sa akin, parang jaya yun sa makakalaban ko. Kasi hindi ko binigay yung
aging ko sa kanya, parang disrespect yun. Totoo. Kaya yun. Parang may mga iniiwasan ako or mga hindi ko lang talaga preferred na kalabanin. Mm-hmm. Pero yung mga gustong kalabanin sa ngayon, wala. Kung ano lang talaga, kung sino yung tingin ni Arik or... May mga ano, yung parang healthy sa flip-top na lang din. Sino bang nag-design usually sa ganyan, sa laban? Kung sino yung iharap sa'yo o sino yung ibabattle sa'yo? Si Arik ba ang nagsasabi talaga? Siya ang outside tournament, siyempre kasi sa tournament, di mo naman talaga mapipili yun. Pero sa ano, sa mga non-tournament talaga, usually si Arik. Pero nga, may parang konting leeway ka naman na parang mamili kung sa mga pangalan na ibibigay niya. Parang ganun. Depende din siguro. Nung ako kasi dati, parang tanggap lang ako ng tanggap. Solid, kapatid. Gusto ko naman tanongin, pare, sa grupo mo, pare. Paano kayo nagsimula ng grupo mo? So, nauna ba to bago maging 6th threat? O 6th threat ka na bago nabuo yung 3 digits? Ano yung nauna dyan? Nauna pa ako sa, ano, sa ibang grupo dati nung high school. Pero yun na yung stage name ko talaga ever since di ko na pinalitan. Ano ba? Nagsimula yung 3 digits siguro around 2015. Dati kasi... May grupo pa ako dati na yung Link Flow, tapos yung high school kami, tapos parang hindi na natuloy or parang nahinto na sa pag-arap yung ibang tropo. Tapos nakilala ko tong parang ano, kaklase ko, hindi, ano, schoolmate ko lang din dati si Jai, na yung ginagawa niya kasi dati parang ano lang, parang reggae na may halong rap. Naisip ko parang magandang blend kasi tropa ko din naman at the same time, kaya parang maayos din. Sinubukan namin, gumawa ng mga project. Tumutugtog kami sa mga gigs, kaya maayos kami yung resulta hanggang sa nakilala namin to si JR Zero, which is ngayon lumalaban na din sa Flip Top. Nakita ko yung parang ibang klase ng ano ng style na sobrang nagkaroon ako ng interest na tipong napaka-unorthodox nung paano siya mag-rhyme. Yung ano, parang sobrang hanga ako doon kay JR eh. Kaya naisipan ko, tapos at the same time wala din siyang grupo, hindi siya affiliated sa akong ano-ano man. Kaya naisipan ko sa ano, lapitan at yun, nag-usap kami. At alam kong, kasi sobrang laki ng potential, nakita ko talaga. Kaya yun, naisip ko na gumawa kami ng grupo, kami ni Jai tsaka siya. Kaya yun, din nagsimula yung 3 digits. Yung 3 digits naman, bakit 3 digits? Kasi yung mga pangalan namin, may mga numero eh, parang gano'n. si JR Zero, si Jai, ano yun si Jai? Parang may 3 yata yun sa ano niya, pangalan niya dati, nung una niyang pangalan eh. Kaya yun, ako, 6-8, kaya yun. Parang naisipan namin na gawing 3 digits, kumbaga tatlong numero, gano'n na lang yun. Yung pala yung istorya, no? Kaya pala, kaya 3 digits, no? Nakabuo na ba kayo ng album nitong grupo mo na to, na 3 digits? Meron na kayo na ilabas na sa ngayon, album? Sa ngayon, dapat tapos na eh, dapat nalabas na namin eh. Pero, yun nga, dahil sa pandemic, tsaka din sa, yun, parang konting nakasagutan ko ng ibang, ko yung ibang rapper, kaya parang na-delay ng konti. Pero, ano, end time soon, siguro, in a month or two, malalabas na namin yun. So this is gonna be the first album of the, ano, yung group first mo? First album yun, oh, parang puro single lang kami dati. May isa akong track na napanood nyo, ito yung song na Pilipino Wack. Ano, paano nyo naisip to, at ano yung kwento ng kanta na to? Bakit Pilipino Wack? That, ba yung sinabi ko na, ano, na 2015 na ba yung grupo? May time kasi na parang naglay-low yung mga grupo ko. Yun yata yung kakapasok ko lang din ng Flip Top eh. Kaya parang yung mga, sina JR, sina Jai, parang... Si Jai nasa, ano, nasa barko ng mga panahon na yun. Kaya na medyo natigil yung mga projects namin ng grupo. Hanggang sa last year, yun, nagkaroon kami ng oras, nagkaroon kami ng panahon na para ituloy ko na yung mga nasimulan namin. Kumbaga yun yung comeback track na dapat namin eh. Pero naisip ko, kasi nung panahon na yun, parang yun na yung simula ng paglabas ng subgenre ng rap or hip-hop na para sa akin, hindi siya ganun ka-healthy. Para sa akin lang ah. Kaya yun, parang yun lang din yung naisipan ko na ano, instead na gawin nating parang ang core sa napaka-corny naman kung ano eh, kung sasabing parang pagbabalik na track na ganun parang. Yun, iniisip na lang namin na lagyan ng concept. Yun, tsaka yun, nabuo namin. Tsaka sakto din sa panahon na naglabasan yung ganung subgenre ng rap. Kaya yun yung pinunto namin. Pero isa huge statement, no, kapatid, no? Kahit ako, yung nakita ko siya, sabi, oh, grabe to, ha? And medyo mabigat. Doon pala sa title alone talaga. Alam mo talaga, maraming masusugatan talaga. maraming mga araw talaga. And timing ako, I gotta admit, may mga ilang linya din na ako as siguro isa sa, or sa aming tatlo, parang mas nakakaalam. Dapat talaga...
yung sinabi ko sa isang interview na dapat sinuri ko talaga yun eh, na siguro mga panahon na yun, di ko lang din talaga pinansin. Siguro tingin ko na parang no holds barred ko. Ano yung gusto niyo sabihin, sabihin niyo parang ganun. Yun yung miss ko. Bilang mas nakakalam sa kanila na yun nga, parang don't have or didn't have to, you know, drop a name. Mm-hmm. Parang ganun. Pero hindi naman sa nanghihinayang on or any remorse. Wala naman. Kung ano yung nasabi namin, yun. Yung mga sinulat namin yun, galing sa puso talaga yun eh. Oh. Kaya yung parang naramdaman namin nung panahon na yun, yun. Pero nga, ang galing nga pare, no? Ako kasi, ako naman yung pinapakinggan ko talaga lahat, no? And ako may mga ibang artist kasi ako ng Flip Top na pag gumawa kasi sila ng kanta, nakikita ko na medyo malayo yung pagkakaiba. Pero ikaw, nakita ko kasi pag gumawa ka ng kanta, yung technicalities niya nandun pa rin eh. Hindi nawawala eh. Yung bigat niya, yung wordplay niya nandun pa rin. Paano mo 'to ginagawa pare? Si ano yung inspiration mo talaga at sino yung mga talagang talagang pinapakinggan mo? Paano ka nakapag-come up sa gantong style, gantong six thread? Iba eh. Pag pinakinggan mo six thread kasi iba eh. Iba yung wordplay, iba yung bagsak, iba yung bitaw, iba yung lyrics, iba yung way na pagsusulat. Paano mo 'to ginawa pare? Paano ka naging ganyan? Siguro yung ano, yung pagkakaroon ng standard sa sarili mo. Ako so isa din sa dahilan kung bakit hindi ako nakagawa ng maraming rap is sobrang meticuloso, sobrang perfectionist. Kaya natatagalan ako kapag gumagawa ako ng mga kanta. Lalo na kapag kolabo sa isang artist. Kasi ayoko mapahiya eh. Gusto kong talunin ko na yung previous tracks ko. Yun yung lagi nasa isip ko eh. Mapaano ang track man yan. Hanggat maaari, gusto ko siyang mas better sa kung ano mo yung last release namin na kanta. Parang ganun. Yun lagi yung motivation ko eh. At the same time, syempre, yung standard na doon. Kung ano yung pinapanindigan ko lang talaga kung ano yung lyricismo sa ganitong panahon. Ganun. Yun. Kaya, hindi lang siya, kasi daming marunong, daming magaling mag-rhyme, daming magaling sa ganito. Kaya yung ano, yun yung parang objective ko na gusto ko i-demonstrate na yung ganitong skill set na pinaghalo-halo lahat na yung kung ano yung naririnig nyo. Sa, kasi, di ba, sabihin natin, nakakarinig tayo ng mga technical na linya sa flip top eh, o sa battle rap eh. Kaya parang yun yung nakita ko na, na kasi di lang naman, yung flip top kasi impluensya yun ng rap music eh. Hindi naman flip top or battle rap ang nag-impluensya sa rap eh. Kaya, yun nga, yun yung parang gusto kong maliwanagan yung tao na mas marami pang there's more to it than just, 'di ba, throwing rhymes na, 'di ba, mga ganito na simpleng rhyme lang. 'Yun, yung standard talaga, dapat mataas lagi para sa akin. Ang galing nga pare ng kapatid, galing kapatid ng ginagawa mo no. Kasi minsan talaga yung some of the flip-flop artists na rinig ko, technical sila pag gumagabattle sila. Pero hindi nila 'yun nadadala pagdating nito sa actual song. Ikaw ang galing mo eh, yung technicalities na 'yon na bit-bit mo sa paggawa ng track. So, kaya ako, isa rin ako na-amaze talaga. Nasubaybayan ko yung mga ginawa mo, yung mga last na mga dilabas mo. Ang galing. Sobrang technical siya at the same time. Nandun yung flow, nandun yung delivery. Kasi, di ba kapatid, iba minsan na eh. Pag nagagawa mo yun ng walang music, iba na. Pag nilalapat mo na siya sa music eh. Iba eh. Pero ikaw, nagagawa mo siya ng sobrang swabe. Kaya, gusto kong malaman paano mo ito ginagawa. Ang galing eh. Magaling kapatid. At ako isa sa talagang umahanga sa mga ginagawa mong opera ngayon. Magaling. Well, influence din talaga siguro yung mga artist na nakikitaan ko ng kung ano may na nalalabas ko. Sabihin natin, siyempre sina sa ngayon, sina Kendrick, sina Eminem, yun naman talaga eh. Logic, maraming international artist na makikita mo talaga na pwede mong i-adapt at the same time makikita mo na hindi pa siya ganito ka nagagamit sa Pilipino or sa Pilipinas. Kaya parang yun lang din yung parang gusto kong i-introduce na na ganitong lyricism, ganitong yeah, ito yung standard na parang soon dadating tayo diyan eh na parang na lahat ng rapper parang sobrang sobrang parang magiging technical, parang ganun. Kaya parang yun yung parang ini-introduce ko lang din ngayon sana sa scene. Sana na-introduce ko. Yun.
Ang galing nga kapatid kasi dati talaga, dati puro murahan lang ng murahan eh. Ngayon, sineset nyo yung bar talaga na talagang medyo technical talaga. Pero ako gusto ko tanongin sa iyo kapatid, ano yung mas na-enjoy mo isulat? Yung pagsulat, pag bumabattle ka o pag sumusulat ka nang gumagawa ka ng diss track? Ano yung mas challenging sa iyo at talagang mas pinaghahandaan mo? Para sila challenging in their their own way. Kasi sa battle rap, yung kalabang mo naman dun is yung live crowd eh. Mm-hmm. Parang yun ata yung nakikita kong diferensya talaga. Sa kanta, mahirap, walang crowd, pero mahirap siya kasi yung nasasabi, nagagawa mo sa battle rap kasi acapella, walang beat. Mm-hmm. Pag may beat na kasi, kailangan mo isiksik dun eh. Kailangan sakto pa rin yung tempo, sakto pa rin yung ano, sakto pa rin yung pasok pa rin yung ano, yung flow mo, ganun. Tsaka, di lang siya basta ano maging hindi lang siya basta technical or yung nga may lapat yung mga figures of speech na ano ba yung mga wordplay mga metaphor yun dapat gawin mo siya na in a convincing fashion na swak pa din siya sa ano sa pandinig ng tao parang para sa kanila parang music pa rin kasi yes. pag ginawa ko bang ano puro wordplay yan puro metaphor yan tapos para gamitin ko yung ano parang kung ano yung ginagawa ko sa ano yung style ko sa battle up sobrang boring dun eh. Mm-hmm. Saka hindi siya ganun ka ano, hindi siya ganun ka catchy para sa mga tao. Kaya yung challenge doon talaga is kung ano yung ginagawa mo sa battle up, gawin mo sa music in a way na magtutunog kanta pa rin siya, parang ganun. Ang galing kasi yung delivery, no? Yung delivery, yung flow, yung melody, oo. Lahat eh. Mm-hmm. Tsaka napasin ko, sa pasin ko doon sa mga track na ginawa mo, siksik talaga siya eh. Siksik eh. Kumbaga, ang kaganda lang talaga, nanununtok siya every line eh. Kumbaga, yung punchline niya every line nando doon at the same time yung melody niya yung catchy yung the whole song is great so pare congrats on that kasi ako thank you fan ako talaga ng mga ganyang klase ng ano ng song talaga kaya yung mga naglalabas kayo ng mga track talaga ako inaabangan ko rin talaga at pinapakinggan ko mabuti dahil ako rin napabilang din naman ako sa ganyang eksena before no. Pero natutuwa ako dahil isa rin yan talaga minsan sa nagpapabuhay na eksena. As an artist din, nakaka-challenge din talaga. Dahil talaga gagawin mo, itotodo mo eh. Hindi ka pwede mag-halfway dyan eh. Kailangan nakatodo eh. Kailangan nakatodo. So paano mo minamindset sarili mo pag gumagawa ka ng ganyang track? Ano mo, paano mo kinukondisyon yung sarili mo? Ah talaga, yun. Pinag-aalo ko lang yun. Yung una-una, syempre, sineset mo yung pag-iisip mo sa ano, sa kung ano ba yung ano ba punto, ano bang goal ng concept ng track na to? Ganun. Ano ba yung gusto mo iparating? Kasi, sabihin na natin ano, sabihin natin maraming maanta or rap dyan na sobrang sarap sa pandinig. Pero, ito yung laging sinasabi sa ibang MC. Yung tunog kasi, maaaring sisikat siya ngayon, pero hindi siya mag-iiwan ng bakas eh, para sa akin eh. At the end of the day, yung rap, ginagawa natin yung rap, or nagre-rap tayo para ma-address kung ano yung gusto natin sabihin. Sobrang matalinghaga na paraan. Kaya 'yun, gusto ko siyang maging batayan. 'Yun yung goal ko talaga na ito na yung generation ng rap. At ito naman dapat. Oh, 'yun. Lalo na ngayon, parang pag sinabi kasi six threat sa music, yung papasok sa isip ng tao yung mga diss track eh. Yun yung bagong challenge ko ngayon. Kung paano ko siya i-convert into parang music lang. Nawalan dinadamay. Ganun, nawalan tinitira. Yun. Kaya yun yung parang motivation ko sa EP na ginagawa ko din ngayon. Which is may single pala akong ilalabas siguro next week. At hindi na siya diss track, kaya... Pero nakakatawa rin yun, no? So, parang tulad nga, tulad na Kendrick, minsan, yan, sila Eminem, minsan, no? Na pag gumawa sila ng diss track, sobrang solid. Pero pag lumabas sila ng talaga ng single nila, nandun pa rin naman eh, hindi nawawala eh. Nandun pa rin yung technicalities, nandun pa rin. Yung wordplay, yung bigat, nandun pa rin. Kaya ako, I'm looking forward, pare. Alam ko na, gusto ko makita yan, ilalabas mo na kanta na yan, pare. And ako, pare, masarap kakausap, pare. Ha? Natutuwa ako na nagkakwentuhan tayo ng ganito. At na nakita-interview kita. And sana sa mga bata na nakikinig ngayon, sa mga bata na nanonood ngayon, sana yan, sundan na yung pattern na ginagawa mo. Sundan na yung pattern na ginagawa mo. Kasi tingin ko, masarap dalhin talaga yung
yung rap music sa ganyan level to the point na medyo challenging talaga yung pagsusulat. Alam mo yun? Kasi na-audience kasi minsan, ito yung nangyari kasi problema ngayon eh. No? Napansin ko, sobrang daming rapper, no? To the point na akala kasi nila na pag naglabas ka ng kanta, ito na yon, rapper ka na. Pero pag ginawa mo yung standard mo ng katulang ginagawa mo, Six Threat kapatid, na sa ganyan level ka, sa ganyang bar ka, babalik kasi yung iba sa pagiging fan eh. Alam mo yun eh. To the point na marirealize nila na dapat pag naglabas ako ng kanta, ganito, ganitong kalidad, dapat pinag-iisipan ko, dapat ganito ako magsulat, dapat yung technicalities ko, ganito. Kaya maganda yan eh, para sa akin healthy yan. Healthy sa kultura yung ginagawa nyo. Para at least makikita nila na, teka, hindi pala uubra tong basta-basta rhymes ko lang na ganito na pag-gumawa ako ng kanta. Nag-set kayo ng standard na sobrang taas, which para sa akin, sobrang ganda niyang ginagawa nyo, kapatid. Sobrang ganda niya. Thank you. Pero para sa akin naman talaga, ano eh, wala namang bago sa ginagawa ko eh. Siguro, yung kung saan man nanggagaling yung mga critics, hindi naman nawawala yun eh. Yun sa nanggagaling siya minsan sa mga tao na hindi talaga alam ko ano yung rap eh. Para ano ba, wala naman talaga bago sa ginagawa ko eh, ganun. Parang ginagawa ko lang kung ano yung dapat ginagawa, ganun. Kumbaga sino, kung paano ako magsulat, ganun. Laging nasa isip ko ganito naman talaga dapat magsulat eh, parang ganun. Pero wala naman talaga bago sa ginagawa ko eh. Para sa akin, gusto ko lang ano, gusto ko lang ipaabot sa mga lalo sa casual fan na ganito yung rap, ganito dapat yung rap, ganun. Pero hindi ko naman sineset sa ganito lang dapat or hindi pwede yung mga ganung rap. I don't have anything against sa mga ano, sa mga rapper na hindi kasing ano, kung ano yung standard ko. Yun nga yung laging sinasabi nila, 'di ba? You hate the game, not the rapper, not the artist, not the player, kumbaga parang ganun. Hindi ko naman talaga hate personally yung mga taong minsan nababanggit ko eh. Para sa akin parang ayun, no, siguro best example sila para ipaabot sa kung ano, sa fan base nila, lalo 'di ba? Udige sa mga tao na ganito dapat yung rap. Ganito naman dapat siya in the first place. Mm-hmm. Ganito pa siya dati pa. Na parang nahaluan lang siya ng ganito ngayon, which is nagkaroon, naging dahilan para sa misunderstanding or misconception ng tao kung ano yung hip-hop, parang ganun. Ako naman pare, ako I respect everybody, no, especially kung ano yung mga ginagawa ng iba, kasi minsan adirebi kanya-kanyang trip yan eh, wala naman tayong magagawa diyan. Pero ako ang pinupunto ko lang naman dito, hindi naman para i-discourage sila na gumawa sila ng ganitong klase music, gumawa sila ng ganito, pero ang nagiging problema kasi talaga kapatid, wala na nagiging fan. Lahat kasi pare, gusto nang mag-rap, lahat nagiging rapper na. Ang punto ko lang, kung ganyan yung magiging standard ng isang artist o ng isang rapper, magiging challenge sa kanila yan. Marirealize na, teka muna. Para maging artist ako, kailangan maging gantong level ako. Kung hindi ko kaya gawin to, teka muna, parang wala pa akong maging right na para maging artist ako. Ayun yung pinupunto ko. Tingin ko, kailangan bumalik sila ulit sa pagiging ganun. Sa ganun level, yung hunger nila, yung init nila. Yun nakikita ko sa'yo kapatid eh, yun nakikita ko sa'yo. Magandang barrier sinaset mo. Yun yung sinabi ko kanina kasi parang pag naabot mo kasi yung mga bagay na yun nga, yung pinangarap mo dati, parang nagsisimula ka ng ano eh, parang yeah, mag-settle sa kung ano yung kaya mo, ganun. Siguro yun yung maganda, lalo pagka narinig ng ibang MC na or artist na hindi kasing or hindi ginagawa yung ginagawa ko, parang namumulat ko din sila at the same time. Yes. Which is ganun din naman, vice versa, yung ginagawa nila na yung mga artist ngayon na hindi masyadong into lyricism, more into ano ba, magandang beats, magandang flow, magandang tunog, yun. At di nila alam, pero at the same time, natutudo din ako sa ginagawa nila eh. Ganun. Parang hinahalo ko na lang siya, ganun. Yung magandang tunog sa ano, sa lyricismo. Ayun. Yun, sana yun din yung nararamdaman nila. Parang yun. Oo, kasi pwede mo siya i-merge eh, no? Gawin mo yung gantong tunog na magustuhan nila, pero nandun yung lyrical content. Na pwede mo naman gawin yung gantong tunog naman na gusto ng lahat, pero nandun naman yung content din na hindi nawawala. Balance lang kumbaga. Solid. Lalo na ngayon, sobrang daming magagaling na bago. Well, sobra. Considering andyan yung social media or yung internet. Daming magagaling na bago, kaso mga producer na sobrang lupit gumawa ng beat, mga ganun. Or mga musician talaga na sobrang ganda ng tunog ng mga kanta nila, ganun. Kasi nasasayangan ako eh, kaya parang gusto ko lang iabot sa kanila na sayang yung potential nila, sayang yung talent nila. Pwede pa nilang gawin sa ganitong paraan or 'di ba, sa ganitong standard, ganun. Paano pa kaya pag nagawa nila 'yun, 'di ba? Tama. So anong
ano pa yung aabangan namin sa iyo, ano, Sixth Threat? Tukod doon sa album ng grupo mo, mauuna ba yung album ng grupo mo o EP mo? EP mo ba mauuna lumabas? Sa tingin ko sa EP mauuna yung sa grupo ko. Mauuna yung sa grupo. Hindi rin pwedeng sa pag sa minor isabay pag-release, kaya para mauuna yung sa grupo ko. Pero unahin namin pag-release yung single ko, tsaka tapos siguro single ng grupo, tapos album ng grupo, album ko din ganun. So, pinata. Solid, no? Parang wala kayong ano yan, no? Wala kayong lockdown yan, no? Tuloy-tuloy pa rin, no? Nakakatuwa. Yun talaga. Sobrang hirap eh, kasi sa ngayon, buti naman kasi ano, inaayos namin yung, ano, yung magiging studio namin sa ngayon para yun, mas magtuloy-tuloy pa yung ginagawa namin. Yun. Pero nung nakaraan, yung mga na-release contract, considering na wala akong sariling studio, wala akong any equipment, nakikirecord lang ako sa mga tropa, ganun. Tapos iba pa yung magmimix. Mm-hmm. Yun yung challenge talaga. Yan. Gumagawa ka rin ba ng, Utol, gumagawa ka rin ba ng music? Nagpo-produce ka rin ng beats? O more on hindi, talaga? Pero I'm planning to. Yun sana. At least magiging ano, may bago na naman ako matutunan. Ganun. Galing, no? Ako hindi ko natutunan kasi yan, kapatid eh. Talagang ako talaga rap lang talaga ako. Pag-producing talaga, binibigay ko na kaya loko yan sa mga kagrupo ko. Ako talaga, more on concept ko lang. Ako gagawa ng melody, ako gagawa ng hook. Pero never ako natuto gumawa talaga o mag-produce. Pero okay lang naman. Para sa akin kasi, ano, parang self-fulfillment ko din yun eh. Parang ako kasi hanggat sa may gusto ko matutunan, yun yung parang nagsisilbing apoy sa akin na mas pag-igiyan pa. Mas ano po, ano yung pwedeng maabot, ganun. Solid, yun solid. Bro, kapatid, si Sak ba ay ka-same circle mo o ibang grupo si Sak? Oh, tropa naman si Sak. Ano ang pakiramdam niyo kapatid ngayon na binibitbit niyo ang bandera ng Davao pare? Anong pakiramdam na kayo nilulukap ng mga tao diyan, ng mga bata diyan? Kayo kayo nagre-represent ngayon ng Davaoenyo eh, ng Davao City. Meron na hindi naman ako bulag para di ko makita 'yun, pero siguro sana nakikita nila kami as ano, as magandang ehemplo sa kanila. Hindi lang yung sana may natututunan sila sa ginagawa namin. Yun. Hindi lang basta fan, lalo na pag mga katulad naming rapper lang din. Sana may natututunan sila sa kung ano yung ginagawa namin. Ganun lang. Solid kapatid. Maikling pag-uusap natin kapatid, sobrang dami ko natutunan sa iyo. Alam mo kapatid, magkakaroon ako after ng pandemic, magkakaroon ako ng live session. So please sana mai-guest kita ulit, makapag live session tayo. At gusto ko rin na ma-interview ka ulit at makapag live ka rin ng bagong EP mo o ng bagong songs mo rito, pare. At honestly, gusto ko ta ma-meet personally, pare. Gusto ko ta ma-meet personally. Sana magiging tayo. Pare, bago kita pakawalan, pare, any last word, pare, lalo-lalo na sa lahat ng mga batang talaga uma-idol sa'yo. Sobrang dami nangungulit talaga sa akin, pare, na i-guest ka, ma-feature ka rito. And ako ngayon pa lang, sigurado marami sila natutunan sa'yo talaga. At nakikita na talaga yung fundamentals ng hip-hop at ng paano talaga gumawa ng isang kanta at ano talaga yung elemento ng hip-hop. Ano yung ma-advise mo sa kanila at ano yung masasuggest mo sa kanila, kapatid? Ano siguro, ito yung lagi ko sinasabi naman talaga. Yun, yung never settle sa kung ano yung kaya mo ngayon. Kumbaga, ako kasi, ito yung laging quote na nasa isip ko lagi, parang a winner is always a learner. Eh. Parang, hindi ko inayaang matapos yung isang araw na wala kang natutunan. Ganun. Laging huwag kang matakot na mag-explore or i-open yung sarili mo sa mga bagay na maaring makapulot ka ng magandang style or ano ba, yun lagi dapat as much as possible matuto ka ng matuto, ganun, never settle. Yun yung laging sinasabi. Solid kapatid. Maring ngayon marunong ka mag-rhyme. Diba? Bukas ano naman yung, 'di ba? Ano naman yung matututunan mo, ganun, parang ganun. Tsaka ako nakita ko sa iyo, pare, ako personally ang natutunan ko sa iyo, dapat hindi mawala yung init mo. 'Yun talaga yung pinakaimportante. Huwag mawala yung apoy. Huwag mawala yung apoy diyan sa puso mo. Kailangan lagi kang magliyab. Tingin ko 'yun ang kailangan mong hanapin 'yun. Totoo. 'Yun ang kailangan mong hanapin talaga. Kapatid, maraming salamat sa iyo. Ako ay sobrang nag-enjoy talaga ako sa iyo na makausap ka. And thank you so much. Baka may gusto kang batiin, kapatid, bago ka namin pakawalan. Baka may gusto kong i-shout sa mga nakikinig na lang, subscribe na lang kayo, no? Or follow nyo na lang si Kuya Dicoy sa mga proyekto niya. At ito, healthy to sa ganitong panahon, lalo na sa lockdown, di ba? Yung mga ganitong pag-uusap. Para sa mga nag-rap dyan, o mga bago, o mga luma, may mga matutunan kayo sa mga ganitong session din. At the same time. Tsaka stay indoors, ingat kayo lagi. Yun lang naman.
Thank you so much, kapatid. And it's a privilege na makausap at ma-interview kita. Maraming salamat, kapatid. Ingat ka dyan. And Davao, isa yun sa pinaka-paborito kong place. Sana kung makalapag ako dyan, magkita tayo dyan, kapatid. Magkita tayo dyan, kapatid. Maraming salamat sa'yo, Sixth Threat. And thank you so much for guesting on our show. Thank you so much, kapatid. Maraming salamat sa'yo. Thank you, kuya. Thank you. Peace. So mga kapatid, maraming salamat sa lahat na nakikinig live and direct. Dito lang yan sa Pat Session. Pinoy Hip Hop at ang hiliki niya, nakausap yung live. No? Ako, honestly, ang tagal ko na nag-rap pero ang dami ko pa rin natutunan kay Sixth Threat. And sana kayo rin, marami na kayo napulot. No? And talaga, ayun yung minsan challenge talaga yung pagsusulat, paggawa ng kanta. And kailangan lang maging balance lang. Pero yun nga, sa pag-uusap namin ni Sixth Threat talaga, ang tingin ko ang magpapanatili sa'yo sa game na to o sa paghawak ng mikropono ay yung apoy na nararamdaman mo sa puso mo. Ayun ako, nakikita ko sa tao na to talaga, grabe yung apoy nitong tao na to. At nakikita ko na malayo pa talaga ang lalakbayin at mararating ng tao na to. So yun na, thank you so much sa lahat ng mga nag-guest ngayon. Thank you so much kay Omar, Omar Vicky, Kapitan Abadon, and of course kay Sixth Threat, live and direct from Davao City. Thank you so much for tuning in dito sa Decoy Pat Session, Pinoy Hip Hop at Tangkilikin. And please, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube account namin, Decoy Official. Also, follow me sa Instagram page ko na Decoy Official. And ulit, gusto ko ulit magpasalamat kay Abadon, kay Omar, at kay, of course, kay Sixth Threat. Thank you so much for your time. And next week ulit, kita-kita tayo ulit, 6 p.m. same time, dito lang yan sa Facebook page ko. At mag-ingat kayo, no? Bukas makakawala na tayo. So, ingat lang, stay safe and stay healthy. Maraming salamat sa inyo mga kapatid, no? So, peace out.